Yan, okay. Good morning, everyone. Good morning. Let's start the service. I will share my screen.
our church yet. Our church is Jesus, the Resurrected King International Ministry. And we are glad that you are here. If you are listening, if you are maybe a JR King brethren, we are happy that you are listening. You are with us even in the our team for this 7th year anniversary is makita po sa Romans chapter 8 verse 5 in the NIV version. It says, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Amen. Praise the Lord. So as you can see, the underline says, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Yan po kasi yung gusto natin. Yan din po yung gusto ng Lord bilang Kristiyano. No, that we will set our mind according to what the Spirit desires, according to what the Holy Spirit desires, according to what the Spirit in you desires. Chapter 24 said, God is Spirit, and therefore His worshiper must worship Him in the Spirit and in truth. So therefore, let us desire yung mga spiritual, yung mga bagay-bagay na spiritual. Ang sabi niya, live in accordance with the Spirit, have their mindset. Let us have the mindset according to what the Spirit desires. Amen? Amen. And the mission statement of our church is to facilitate the growth of relationship to God of every living soul that God will entrust to JR King. So, this is the mission statement ng ating church. And our vision is that we will have a congregation with a strong relationship with God that is full of the Holy Spirit and love for one another. Amen. Praise the Lord. So, yan po ang ating mission and vision statement. So, it will be wise if tatandaan po natin ito. Kung meron man po tayong gagawin para sa Kingdom of God, yan po yung isipin natin. Are we doing it to facilitate the growth of relationship to God of a living soul? If yes, then you are at the right track. No, kasi yan yung mission natin. The mission is to set yung ating nais na lakaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning. Hey, good morning. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Good morning po. Okay naman po. Praise the Lord. So, nawa lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan, and I can see nandirito yung ating mga kapatid, sina Kuya Ruel, Idel, at Kuya Glenn. Good morning. Ay, ang oras na ba dun? Good afternoon na pala. Good afternoon, Pas. Good afternoon. Afternoon na. Ako'y natutuwa na. Bro Glenn! Bro Glenn! Tapos na po. Kuya. Ayos naman. Kamusta? Ate Rowena, si Kuya Richard, Kuya Rain, Ate Precy. Hey po, Pastor. Ang aking asawa at mga anak. Oh, Kuya Dave, good morning. Magandang morning po sa inyo. Ako po ay nagagalak. Ang lamig, mainit sa labas pero malamig ang aircon. Ako po ay nagagalak at natutuwa na andito magkakasama tayo muli. No, because this is the way na pinalalakas tayo ng Lord. This is the way, this is the day that the Lord has made. So therefore, let us rejoice and be glad in it. Maring sa mga nakaraang nagdaang araw, nagdaang linggo, maring may mga pinagdaanan tayo, maring may mga si Ate April, nandito pala. Ate April, hello. Good morning. So maaring may mga pinagdaanan tayo ng mga trials, pagsubok, ano pa man yan. Sabi nga, dadaan lang. Hayaan nyo lang dumaan, kaya pinagdaanan. Don't stop. Huwag tayo mag-linger dyan. But let us keep the faith. Magpatuloy po tayong manampalataya sa ating Diyos na buhay. Ha? Kagabi, sabi po dun sa pag-aaral po kay Bishop Beda, maalala ko lang, sabi dun na sabi ng Diyos na ang Diyos daw ay hindi nalulugod doon sa nagsishrink yung faith.
No, so ibig sabihin, dapat tayo na mga mananampalataya. Let us keep the faith. Patuloy po tayo na mananampalataya sa Lord. It, regardless ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran, regardless ano man yung naranasan natin. But don't get me wrong, I'm not saying that maging manhid tayo. That's not what I'm saying. Dapat maging aware pa rin tayo sa ating mga nararanasan. But also, we have to be aware. We have to make ourselves aware na in spite of all na ating mga pinagdadaanan, in spite of everything na excuse me, nandiyan dyan, kasama natin ng Lord. And He will see us through. Kaya gustong-gusto ko yung kanta ni Don Mowin. Hindi ko alam kung si Don Mowin ba talaga ang nag-compose nun. Yung God Will Make a Way, di ba? God will make a way where there seems to be no way. Yan po. Kaya ano po natin, magpakatatag po tayo anuman ang mga naranasan natin because may different mga levels tayo. No? Kaya depende dun sa faith natin, yun yung nararanasan natin. Kasi ang sabi ng Lord, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. 1 Corinthians 10:13, di ba? Kung meron ka mang pagsubok, yan ay dahil kaya mo. Di ba? Yan, napakabait ng Lord eh. Sipin nyo yung mga sarili nyong mga magulang, Hindi yun ipagagawa ng magulang nyo sa inyo yung task kung hindi alam ng magulang nyo na hindi nyo kaya. Pero mga magulang yun, mga earthly, mga biological parents natin yun, in their capacity, they are limited. Now, here, meron tayong divine Father, ang ating Diyos, no? That is all-knowing, that is omniscient. So alam niya kung ano yung kaya natin at alam niya kung anong hindi. Alam niya kung nasaan na yung faith natin, no? Kung saang antas na yung faith natin. And with that, yun lang yung mga inaalaw niya ng pagsubok. Ngayon bakit siya nag-aalaw ng pagsubok? And that is to for the testing of our faith, to produce perseverance, no? Para yung fruit ng Holy Spirit ay really mag-manifest po sa atin, no? So, ayan po mga kapatid, let us rejoice this morning. Let us rejoice today because really God, this is the Lord, this is the day that the Lord has made. Therefore, let us rejoice and be glad in it. Yan po yung sabi sa mga awit. Yan, panghawakan po natin yan. So ngayon po mga kapatid, as we start our service, tayo po ay pangungunahan po ng ating, nandyan pa po ba si Kuya Ronel? Pangunahan po tayo sa panalangin po ng ating kapatid si Kuya Ronel. Kuya Ronel, morning po. Good morning po, good morning. Good morning. Good morning po sa lahat. Good morning. Good morning po, manalangin po tayo. Alam po natin na napakahalaga ng panalangin umpisahan. Yes. Kasi before mag-minister ang Lord, gumigising siya ng maaga para manalangin. Correct. Kaya napakahalaga na manalangin muna. Amen. Bago umpisa ng lahat ng gawain. Sige po. Manalangin po muna tayo. Amen. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus Panginoon. Napakabuti mo po Panginoon. Patuloy ka po naming pinapupurihan Lord. Sinasamba, dinadakila Panginoon Lord. Hindi lamang sa dahil Lord na kami po'y pagpapalain mo. Kundi Lord God, mahal ka po namin Panginoon Lord. Napakabuti mo po sa bawat isa Panginoon Lord na ibinigay mo po ang yung bugtong ng anak, Panginoon Lord. Even kami na po yung gumawa ng kasalanan, Lord. Ikaw pa rin po ang nagbigay ng paraan, Panginoon, upang makalapit kami sa iyo, Panginoon Lord God, ng maayos, Panginoon, ng walang kahit anong ano, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka po naming dinadakila, sinasamba at pinapupurihan, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon, Lord God, Hallelujah, Lord. Patawarin mo po kami, Lord God, sa aming pong mga kasalanan na nagawa, Panginoon, Lord. Ito'y hayag man po, Panginoon, Lord God, sa aming mga kapatiran o tago, Panginoon. But Lord, ito'y hayag na hayag sa harapan mo, Panginoon, Lord God. Kami po'y patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Saliksikin mo po ang kaibuturan ng aming puso, Panginoon, Lord God. Kung ano man po yung mga nakikita mo, Panginoon, Lord God, na hindi kaaya-aya sa harapan mo, Panginoon, tanggalin mo nga po ito, Panginoon. Lord God, yung puso namin, Panginoon Lord God, tingnan mo po, Panginoon Lord, alam ko po,
kitang-kita mo po yung puso namin, Lord. Kung ano man po yung nakikita mo, Lord God, na hindi maganda, Panginoon, tanggalin mo po ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, Lord. Sabi mo po sa iyong mga salita, if we confess our sins, Panginoon, Lord God, you are faithful and just, Lord God, forgive us, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyong forgiveness. Lord, I know, Lord God, that this is the day, Lord God, that you made, Panginoon, Lord God. And we are so thankful, Panginoon, Lord God, for that, Panginoon, Lord God, na napakabuti mo po, Panginoon, Lord God, na alam ko po, nakita mo na naman ito, Panginoon, noon pa, Panginoon, Lord God. That's why you made this day, Panginoon, Lord God, para po sa amin, Lord God, na makapagpuri sa iyo, makapagsamba sa iyo, Panginoon, Lord God, ng malayang malaya, Panginoon, Lord. Maraming maraming salamat for the past week, Panginoon, Lord God, na dumaan sa amin, Panginoon. Sobrang daming battle, sobrang daming pagod, Panginoon, Lord God. Sobrang daming pagsubok, Panginoon, Lord God. May mga sakit, Panginoon, Lord God. But Lord, eto pa rin kami, Lord God, tumatayo, Lord God, by your grace, Panginoon, Lord. Maraming maraming salamat sa paggabay mo sa amin, sa pagbigay mo ng kalakasan, sa pagbigay mo ng katalinuhan kung paano namin mapapagtagumpayan yung mga temptations, Panginoon, Lord God, yung mga struggles sa buhay, Panginoon, yung mga problems, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, we ask for your wisdom, Panginoon, Lord God, sa lahat po ng gagamitin mo ngayong araw, Panginoon, Lord God, for kay Mami Precy, Lord God, na maghahayag po ng iyong mga salita, Panginoon, Lord. Gamitin mo po siya ng mainam na mainam, Panginoon. Lord, gamitin mo po siya, Panginoon. Ikaw po yung magsalita sa amin, Lord. Ikaw po yung magsalita sa amin. Gamitin mo lamang po si Mami Precy na, Lord God, na channel of blessing, Panginoon, Lord God, upang maihayag mo po, Lord God, ang iyong gusto pong mga sabihin sa amin, Panginoon, Lord God. At gamitin mo po si Mami Precy na tapakan, Panginoon, Lord God, upang, Lord, yung mga hindi alam kung paano makipag-connect sa iyo, Panginoon, Lord God, ay truly, Lord, na magamit si Mami Precy upang malaman nila kung paano mo sila aabutin, Lord God, through Mami Precy, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po siya, Lord God, anoint her, Panginoon, Lord God, quadruple portion of your anointing, Panginoon, Lord God, upang, Lord, magamit po siya ng mainam at maibaba po yung kanyang sarili, Lord God, at ikaw po ang maitaas sa kanyang buhay. Gayun din po si Tatay Berhin na sa kanyang nasa tabihan, Panginoon, Lord God, pagpalain mo po sila mag-asawa. At Lord, sa gagamitin mo po sa tithes and offering, Panginoon, Lord God, gayun din po sa Thanksgiving prayer, Panginoon, Lord God, sa announcement, Panginoon, gamitin mo po ng mainam lahat, Panginoon, ng tatayo, Lord God, at yung mga makikinig, Panginoon, Lord God, hallelujah, Panginoon, Lord God, open our eyes, open our hearts, Panginoon, Lord God, open our spiritual ears, Panginoon, Lord God, hallelujah, upang ma-adapt po namin yung lahat ng gusto mo pong sabihin sa amin, malaman po namin yung gusto mo pong ipahiwatig sa amin o sabihin, Panginoon, Lord God, through Mami Precy, Lord, and we ask for your Holy Spirit to move right now in this place, Lord God, lalong-lalo na dito sa Zoom, Panginoon, Lord God, na Holy Spirit, good morning po. You are freely to move right now in this Zoom worship service. Good morning. You are freely to move. And Lord, we rebuke, Panginoon, Lord God, lahat ng gawa ng kaaway. Panginoon, Lord God, yung internet interruption, Panginoon, Lord God, yung mga maaaring maka-interrupt ng aming pag-aaral ngayon, Panginoon, yung antok, Panginoon, Lord God, or yung mga out of this world na pag-iisip, Panginoon, Lord God, Lord, nawa makukus, Lord God, yung aming isipan at aming mga tenga, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. Maraming maraming salamat po, Lord. At Lord, natutuwa po kami na may mga bago ako nakikita, Lord God, dito, Lord God, sa Zoom, and Lord, yung mga dati naming kapatiran na narito, Panginoon, Lord God, nakakatuwa po at nakakasama pa rin po namin sila until now, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon, Lord. Sa iyo ko po, Lord God, itinatagubilin ng lahat, Lord. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala, Lord God, ang buong service, Panginoon. Yes, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Lord. Amen. Amen and amen. Praise amen. Salamat po, Kuya Ronel. Truly, napakagandang simula ng gawain sa panalangin, di ba? Kumbaga sa exercise, hindi naman warm up, no? Kumbaga, nag-i-start na tayo sa pagsuong sa battle. Pero before yan, mga kapatid, tayo po ay sama-sama po tayong umawit muna. Awitan po natin ang Lord, di ba? Napakaganda na umawit po sa Lord. Actually, even pag inaawitan po natin ang Lord, umaawit tayo sa Kanya. We are offering to Him. Pero alam nyo, ang what should I say? Yung benefit pa rin yan sa atin eh. Hindi nyo ba nararanasan na, remember, noon, lalo na noon, nung
nung may physical gathering pa tayo. Even now, pagka umaawit tayo sa Lord, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Kasi ganun yun eh. Ino-offeran mo ang Lord, no? Imagine nyo na ang Lord, dahil dun sa genuine na pag-alay natin ng awitin sa Lord, is nalulugod siya sa atin. Kaya kaya po yung ating puso, ang sarap sa pakiramdam. Kaya gayon po ang gawin natin, mga kapatid. As I will share my screen, again, this is a recorded video. Sabayan po natin at pagpalain po ng Lord ang mga ginamit niya po. Pangmamaya, pag-pray po natin sila. So, I will share my screen and sama-sama po tayo umawit po sa Lord. I want.
Yeah.
Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Truly, Lord, kaya nga po nang sinabi po sa awitin, sa inawit po namin, Panginoon, you made a way, Lord God, when you said that it is done. Salamat po, O Diyos, sa iyong grasya. Salamat po, O Diyos, sa iyong grace, sa iyong kagandahang loob na ipinagkaloob mo po ang aming Panginoong Isus para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, para po sa kagalingan po ng aming mga napapariwarang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, na itinawag mo po kami. Salamat po, Diyos, dahil nandirito po kami. Salamat po, Panginoon, sa akin po mga kapatid, nag-lead po ng aming praise and worship, Panginoon, kina Kuya Ronel, Ate Sherry, Ate Precy, Panginoon. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon. And even, Lord, kay Kuya Berhil, kay Kuya Kenneth, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Parati, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po sila at ingatan mo po sila saan man po sila naroon. At dalangin ko po, Panginoon, na parati ang kanila pong mga pangangailangan, Lord, ikaw po ang mag-provide, Lord. At sa mga kapatid ko po, Lord, na tunay na umawit po sa iyo, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na wa, Lord God, yung iyo pong kapayapaan, the peace that transcends all the understanding, Panginoon, ang siya pong sumapa sa amin, Panginoon. Alam ko po, Lord God, na ang banal na Espiritu ay nasa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord God, ako po ay kampante na sa lahat po ng aming gagawin, Lord God, we are empowered by the power of the Holy Spirit. Lord, sa akin po mga kapatid na naririto po ngayon, ngayong umagang ito, Panginoon, ako, sila po ay akin pong idinudulog sa iyo sa panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami ang bawat isa, O Diyos, upang nang sa gayon, Panginoon, ang iyo pong mga salita na amin pong maririnig, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ay tunay po, Panginoon, na tumimo po sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Panginoon. Sabi mo po, Lord, sa iyong salita na merong iba-ibang klase ng pagtanggap sa iyong salita. At ang pinaka tama at pinaka-importante yung pagtanggap sa iyong sa mga salita ay yung pagtanggap na merong matabang lupa na parang buto ang iyong mga salita. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, Panginoon, akin pong dinudlog sa isa panalangin na gawin mo pong parang isang matabang lupa ang aming mga puso para po sa iyong mga salita na amin pong tatanggapin. Tulungan mo po ang aming magiging tagapanguna sa pag-aaral ng iyong salita, sa tagapahayag, Panginoon, sa umagang ito. Anoint her, Panginoon, with the double portion, the quadruple portion of your anointing, Panginoon. At Lord, ang tunay, Lord, na ikaw ang maitaas at lahat ng glory, Panginoon, ay mapasayo, Panginoon, at ang pagpapala, Panginoon, ay mapasa amin, Panginoon, at sa aming tagapahayag. Tulungan mo pong bawat isa, Panginoon, na marok po namin ang iyong mga salita. We rebuke all the works of the enemy, even, Lord, yung aming internet connection. Dinudulog po namin na maging stable po ang aming internet connection na na hindi po kami ma-interrupt yung aming pong internet connection. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang lahat. Nakikinig, Panginoon, through this our Zoom online and even later dun sa mga recorded videos namin. And even, Lord, yung mga naka-online po sa amin dun sa Facebook, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang umagang ito ay maging pagpapala po sa amin. Lord God, hindi po itong gawain ang magpala sa amin bagkus yung salita na amin pong tatanggapin. Pagkat we know, Lord God, na ito pong gawain is momentary. Ito pong gawain is temporary, pero ang iyong salita is eternal, Panginoon. Kaya po yan po ang dalangin namin, na yan po ang iyong salita ang tumimo sa aming mga puso, pagkat yan po ang dadalhin namin, Panginoon, pagkatapos po ng service na ito, kami po ay papalaot na naman, kami po ay pupunta sa mga kanya-kanyang gawain, maaaring sa trabaho, sa mga kaibigan, o saan pa man. Dalangin ko po, Panginoon, na daladala namin ang iyong salita, Panginoon. Sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Therefore, Panginoon, as we hear your word, the faith is established in us, Panginoon. At sabi naman sa Galatians chapter 3 verse 11 that the righteous shall live by faith. So therefore, Panginoon, now na na-receive namin ang iyong mga salita at now na nagkaroon kami ng pananampalataya, it's time na tayo ampu namin ang pananampalataya na yan. Kaya naman sa James chapter 1 ang sinabi mo po na hindi lamang kami dapat maging tagapakinig, ngunit
gawin din namin ang aming naririnig, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na magawa po namin ito, na matayuan po namin ito. Because we know na sa aming pansariling kakayanan, hindi po namin kakayanin, Panginoon. In everything, Panginoon, kailangan po namin ang iyong gabay patnubay. That's why, Lord God, even we recognize ng mga apostle, Panginoon, even though tinrain mo na sila, Lord, but they still need the empowerment of the Holy Spirit, Panginoon. That's why, Lord, sa umagang ito, kailangan din po namin ng empowerment of the Holy Spirit. Because if without the Holy Spirit, we will receive your words na para lang theory, na para lang textbook, na walang laman. But hindi yun ang gusto namin, Panginoon. Ang gusto namin, Panginoon, ay matayuan po ang iyong mga salita, Panginoon. That's why we want, Lord God, na ma-receive po ang iyong mga salita with the empowerment that comes from the Holy Spirit, Panginoon, upang matayuan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. At truly, Panginoon, truly, Lord God, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, in Hebrews, Lord God, that hindi mo kalulugdan ang walang pananampalataya. At dahil sa aming pananampalataya, Panginoon, kami ay iyong kalulugdan. And the righteous shall live by faith. Maraming salamat, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa iyong bawat isa, Panginoon, at ang gawain, Lord God, ang mga mensahe na aming maririnig, ikaw po ang magpala, ikaw po ang malugod, ikaw po ang mataas sa aming kalagitnaan. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, everyone. Good morning. Amen, everyone. And good morning po. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. So mag-start na po tayo sa ating pong pagtanggap po ng mensahe ng ating Diyos at ang gagamitin po ng ating Panginoong Hesus para po ilahad, ang gagamitin ng Holy Spirit para po ilahad ang magandang balita patungkol po sa ating Diyos na buhay ay wala pong iba kundi ang ating Ate Precy. Yan, nandyan po si Ate Precy. Yan, praise the Lord, Ate Precy. So, ganito po kasi yung PowerPoint niya ay nasa sa akin. So, Ate Precy, signalan mo ako pagka i-share ko na yung PowerPoint mo. Okay po? Sige po, Pastor. Sige. Pasensya na kayo mga kapatid, ha? Alam niyo naman, Juan, kalumaan akong tao. Kaya... Yan. So, magandang umaga po mga kapatid. Alam niyo po na... Nai-excite po ako na magbahagi po ng salita ng ating Panginoon sa umaga pong ito. At the same time, nandoon po din po yung takot. Kasi nga, di ba, hindi naman talaga ako yung, lagi kong sinasabi, hindi naman talaga ako yung marunong talaga. Pero sa pamamagitan po ng pinagkakaloob ng Panginoon na kaliwanagan sa kanyang mga salita ay natututo po ako mga kapatid. Ito part po ng testimony ko din na akala ko noon, nung nag-start po ako na mag-Bible study group, lagi kong sinasabi na parang hindi naman yata ito yung calling ko, lagi kong sinasabi yon. Kasi nga, hindi ako marunong, mahina yung memory ko, hindi ako nakakapag-memorize. Pero, alam niyo mga kapatid, pinaunawa sa akin ng Panginoon na ang wisdom and knowledge or yung kaalaman at karunungan na nagmumula sa Panginoon na hindi naman pala siya instant na nangyayari na halimbawa parang overnight lang mayokon ka na, alam mo na. Hindi pala siya ganun mga kapatid, kundi kinakailangan din na mag-aral tayo. Kinakailangan din na nandoon yung puso natin na marunong talaga na mag-aral mga kapatid, no, yung marunong na willing na matuto, yun yung pinakamahalaga kasi nakikita ng Lord John mga kapatid. So kagaya po ng excited po ako na ibahagi sa inyo kung ano po yung mga natutunan namin. Kagaya po ng pinag-aralan namin nung last Sunday sa BEE na nagtagal kami, nabot kami ng almost 11 o'clock kasi nga yung first doon, yung tungkol sa impartation, kaya gusto makita ni Apostle Paul yung mga taga-Roma kasi nga gusto niyang i-impart sa kanila yung spiritual gift. So, yun, dinidiscuss sa amin mga kapatid. Pero hindi yun ang didiscussin natin, pero itatakal ko lang siya na kasi maganda siya na yung impartation palang tinutukoy doon is
yung knowledge, kung ano yung mga natutunan ni Apostle Paul sa pag-ministry niya, gusto niyang i-impart para doon sa mga Romans, mga kapatid. Gusto niya din sila na, siguro gusto niya silang ipag-pray. Di po ba? Kasi tayong mga pananampalataya, kung mayroong isang tao na nag-pray po para sa atin at meron tayong pinagdadaanan, lumalakas po yung ating noon, mga kapatid, na doon lumalakas yung ating pananampalataya, knowing na meron po tayong isang kapatid na talagang nandyan po, hindi man po tayo matulungan kung sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. Ngunit nandoon na nakakaagapay natin sa panalangin. Yun po yung gustong gawin ni Apostle Paul, mga kapatid. At yun din po yung gusto kong gawin, mga kapatid. Alam niyo po, during doon sa dito sa klase namin sa Galatians, mga kapatid, bawat isa po sa amin na mga magkakaklase, dumaan po kami sa iba't ibang uri ng pagsubok. Iba-ibang level po. Kasi lag nakakausap po, nakakapag-share sa akin si Ate Susan, si Sister Sherry, siyempre si Pastor, at siya Pastora, naiya naman ako magtanong. kaya sila po yung nakakausap po at dumaan po kami sa iba't iba. Pero alam ko po na sila din po, mga kapatid, talagang fun din po yung, alam niyo yung fun ba? Yung parang dumaan sa apoy, kumbaga, di ba? Yung refiner's fire na tinatawag, mga kapatid. Kasi dito, mga kapatid, kagaya nga po nung binanggit ni Pastora nung nakaraang preaching niya. Sino yung nakinig sa inyo para ang preaching ni Pastora? Na ano ang topic ng Galatians? The righteous shall live by faith. Yun po, mga kapatid. Dito, tinuturuan tayo, mga kapatid. Dito sa book of Galatians, dito kami natuto. Dito kami tinuruan kung paano ba ang isang mananampalataya ay talagang mamuhay sa kanyang pananampalataya, na hindi lamang, mga kapatid, na basta natin na sinasabi na ako ay Kristiyano, born again Christian ako. Ngunit hindi natin sinasapabuhay, mga kapatid. Kaya dito talagang sinubok kami ng Panginoon. At yun po yung excitement ko, mga kapatid. May kahal, excited po ako na ibahagi sa inyo kung ano po yung natutunan namin. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa, mga kapatid. Natutukan po natin yung series po ng preaching ng Galatians. Kasi inihiling ko sa Lord, pinagpipray ko sa Lord na kung ano man po yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin, ay maranasan din po ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi kung talagang nanamnamin natin ang salita ng Panginoon, wala na po tayong ibang hahanapin pa sa lahat ng ating mga problema, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na kapag tayo po ay nag-matured spiritually, na hindi na tayo makakaranas ng problema. Hindi po yun, mga kapatid. Pero kapag may problema po tayo, alam na natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Diyos ay sapat-sapat na po para po tayo ay bigyan ng kapayapaan. Amen. Yun po, mga kapatid. Kaya excited po ako. At may isang bagay lang po akong hihilingin, mga kapatid, sa lahat po ng nandito ngayon, na kung magsasabi po ako ng amen, ay sumagot naman po tayo. Amen po. Para po, bilang respeto sa salita ng Panginoon, at bilang respeto na rin doon sa preacher. Ako guilty din ako minsan dito. Kasi mga kapatid, na-realize ko kagabi, ang hirap palang gumawa ng PowerPoint. Akala ko madali lang siya. Hindi pala. Kung hindi ako tinulungan ni Sister Ding, hindi ko siya matatapos, mga kapatid. Kasi alam niyo naman, talagang hindi ako talagang magaling sa computer. Hindi ako masyadong marunong. So, encourage ko po yung bawat isang mga kapatid na kapag i-aimin po yung preacher o kung sino man po yung susunod sa akin, mag-aimin po tayo na nandoon, mga kapatid, na talagang nagpipay attention tayo doon sa sinasabi ng preacher. Kasi dapat irespeto natin ang word of God, and at the same time, respect din natin yung preacher, mga kapatid. Kasi hindi po basta-basta yung effort na binibigay ng sino man yung magpipreach, mga kapatid. Kasi mahirap po siya. Mahirap pong gumawa ng preaching. Although, nandoon yung revelation ng Lord, nandoon yung guidance ng Holy Spirit, pero gagawin pa rin naman natin, mga kapatid, kasi hindi naman natin sasabihin sa Lord, Lord, kau na yung gumawa ng preaching ko. Hindi naman ganon, mga kapatid. So, bago po ako magsimula, introduction pa lang po yun, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon, blessed Jesus, bless your name, O God. Hallelujah. Tuloy nga, Panginoon,
Panginoong Jesus, na ang pangalan mo po, Lord, is the name above every name, O God. Tinataas ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, Banal na Espiritu, pinapupurahan ka namin, Holy Spirit, for your gift, for the illumination of the Word of God. Hallelujah. Lord, we worship you, Heavenly Father. You are Abba Father. Panginoon, napakabuti mo po sa buhay po namin, O God. We thank you so much, Lord. In my life, O God, personally, pinapupurihan kita, Panginoon. Because, Lord, binigyan mo ko ng opportunity, O God, na gamitin mo, Panginoon, to preach your word, Panginoon, na isang privilege, Panginoon. Lord, marami pong salamat, and I pray, O God, sa lahat po, Panginoon, na mga makikinig, Lord, sa Facebook man, sa Zoom man, sa recorded, Panginoon, ng preaching na ito, Lord, ng service na ito, at sa darating pa, Panginoon, ng mga worship service namin. Mangusap ka, Panginoon, mangusap ka, Lord. We know, O God, na meron kang gagawin, Panginoon, sa mga hindi mananampalataya, Panginoon, na makakapakinig. O Diyos, iligtas mo po sila. Sa mga kapatiran, Lord, na may pinagdadaanan, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng pagkaanan, ng katugunan sa bawat panalaan, sa bawat problema, Panginoon. Pagpalain niyo po ako, Lord, habang binabahagi ko ang mensahe mo sa umaga nito. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon. Worship you, Lord, in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So bago po ako mag-start, mga kapatid, mag-re-recap po muna ako doon sa preaching po ni Pastora Joanne. Sino po yung nakinig doon sa preaching ni Pastora Joanne nung last week? So hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na kulang yung explanation ni Pastora, pero dahil po series po ito, so kinakailangan po na ipaalala or balikan natin yung naituro po ni Pastora Joanne, pero hindi po yun yung magiging content ng preaching ngayon. So, nung last week po, mga nakaraang dalawang Friday po, mga kapatid, ay itinuro po sa atin ni Pastora Joanne yung Galatians verses 1 hanggang 10. So, yun po yung topic na tinuro sa atin ni Pastora Joanne, mga kapatid. Yung part 1, ang tinuro po sa atin ni Pastora Joanne ng part 1 is yung tungkol kay Apostle Paul. Apostle Paul, yung sa apostolic ministry niya, di po ba, tinuro sa atin. At saka yung pangalawa naman po nung last week po ay yung crisis in Galatia. Crisis in Galatia at saka yung Paul's responsibility. So dito, mga kapatid, ayon dun sa tinuro ni Pastora Joanne na yung crisis sa Galatia, mga kapatid, ay dahil po ang mga mananampalataya po doon, yung mga Galatian believers, ay nagkakaroon po sila ng confusion. Sila po ay nalilito. Yes. Mga kapatid, yes. Bakit po sila nalilito, Ate Precy? Kasi nga, nalilito sila dahil doon sa mga Judaizers. So, kagaya po na sinabi ni Pastora Joanne, ang mga Judaizers po ay sila po yung mga Hudyo na na-convert sa pagiging Kristiyano na nagmula doon sa Jerusalem. Bagamat wala naman po talaga na nagpadala sa kanila na pumunta doon sa Galatia, ngunit sila po ay nagkusang loob, kumbaga ay mag-volunteer. Gusto kong pumunta, mag-evangelize. Ganun siguro, no? Ang sinabi nila. Pero nandoon na meron silang ibang motibo, mga kapatid. Meron silang ibang motibo. Ano yung motibo nila? Di ba, papahabayawan ko lamang po para hindi ko po matagal yung preaching ng ibang magpipreach. Ang motibo po nila is para doon sa pansarili nila, para makuha yung approval ng council, ng Jerusalem Council. Yun po yung panila, mga kapatid. Tsaka yung approval na rin po ng ibang mga pariseyo para maging maganda yung estado po nila. Yun po yung kanilang motibo, mga kapatid. Kaya sinasabi nila doon sa mga Galatian believers na okay lang yan na manampalataya kayo. Hindi namin sinasabi na hindi kayo manampalataya kay Kristo. Ngunit kinakailangan nyo rin na i-practice yung practice ng mga Hudyo. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, kagaya ng tinanong ni Pastora Joanne, na ano ba yung gospel? Diba? Ano yung gospel? Ang sinasabi po ni Apostle Paul, ang pinipreach po ni Apostle Paul na gospel is faith in Christ alone. Hindi po siya sa relihiyon, hindi po siya sa work, kundi yung pananampalataya po natin or nila sa ating Panginoon ay siya po yung magbibigay sa kanila ng salvation. Yun po yung gospel na
tinuturo ni Apostle Paul, mga kapatid. Ngunit ang mga Judaizers na ito, sila po ay nagbibigay ng kalituhan sa mga mananampalataya doon sa Galacia. Kasi nga po, ang sinasabi nila, okay lang naman yung manampalataya kayo sa ating Panginoong Jesus. Ngunit, kinakailangan din na i-practice ninyo yung Mosaic Law. Kinakailangan din na maging kayo ay parang mga Hudyo. I-adapt nyo yung ginagawa ng mga Hudyo. Lalong-lalo na yung circumcision. Yun ang sinasabi nila, mga kapatid. Kasi sa paningin nila na kapag hindi inadapt nitong mga taga-Galacia yung circumcision, ay hindi sila maliligtas. Diba? Hindi sila maliligtas, hindi magiging kompleto yung kanilang kaligtasan. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang itinuturo po nila ay salungat doon sa itinuro ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. Salungat po doon. Kasi ang tinuro ni Apostle Paul sa kanila ay ang pananampalataya kay Kristo ay sapat na para magbigay ng kaligtasan. Ngunit sa mga Judaizers po, ang tinuturo po nila ay manampalataya kayo kay Kristo, tapos gawin ninyo ang Mosaic Law. Magpa-circumcise kayo para kayo ay maligtas. Yun po yung kanilang tinuturo. Kaya nagkaroon po ng krisis sa Galacia, mga kapatid. Nagkaroon po ng krisis kasi nagkaroon ng confusion yung mga mananampalataya. Mababasa natin sa mga susunod na mga chapters na sinabing ganun na kung na malapit na sila doon sa point na tumalikod. Malapit na doon na sila sa point na tatalikod na sila, aayon na sila doon sa sinasabi ng mga Judaizers. Siguro, magaling magsalita tong mga Judaizers na ito, mga kapatid. Kasi di ba ganun naman yung mga false teachers, magaling magsalita. Mabulaklak ang tila, mga kapatid. Kaya marami pong naiinganyo sa kanila. Di ba kahit na, kung aanuhin natin, iisipin natin, bakit ba itong mga ito, alam nilang mali, bakit sumusunod sila? Kasi mga kapatid, naiinganyo po sila kasi may narinig na akong preacher na sabi niya na sa Bible, parang nabasa ko din na sabi niya na merong kapangyarihan sa salita, mga kapatid. Merong there is power in the word. Sabi nga ganun, pero alam po na ang word na tinutukoy doon ay yung salita ng Panginoon. Pero kung minsan, kapag ang tao magaling talagang magsalita, alam mo yung kumbaga magaling mambola, maraming naiinganyo sa kanya. Maliman yan, hindi nare-realize ng mga tao at saka biblical din, mga kapatid, na maraming mga tao na talagang nagiging spiritually blind sila. Na hindi sila naliliwanagan doon sa katotohanan kahit ang katotohanan nandyan na, napakinggan na nila. Ganun po ang nangyari, mga kapatid, sa mga taga-Galacia. Kaya nagkaroon ng confusion, kaya nagkaroon ng crisis, mga kapatid. At dito, sinasabi dito, mga kapatid, kagaya ng pinangaral ni Pastor Joan, na merong responsibility si Paul sa kanila. Ano yung responsibility ni Paul sa kanila, mga kapatid? Ang responsibility niya ay paalalahanan niya sila. Kaya gagaya po, mga kapatid, ng pastor natin, halimbawa, isa po sa atin, halimbawa ako, gumagawa ako ng hindi maganda. Diba? Kung maalam ng pastor natin na hindi na maganda yung patutunguhan ko. Anong gagawin ng pastor natin? Papanoorin lang ako na tumalikod sa pananampalataya. Siyempre po hindi. Papaalalahanan po ako, kakausapin po ako. Kung hindi man makakapagkita ng personal sa akin, tatawagan ako, gagawa ng way si pastor. Magsisend ng message sa WhatsApp, sa Messenger. Ganon din po ang ginawa ni Paul sa kanila, mga kapatid. Kasi noon, alam niyo naman na ang sinasakyan lang nila, camel. E nasa preso si Apostle Paul habang ginagawa niya ito, mga kapatid. Nasa loob siya ng prison. So, walang way para makapunta siya personally sa Galacia. So, ang ginawa niya, sumulat siya. Nagpadala siya ng sulat sa kanila para po sila po ay paalalahanan. Kaya tayo po, mga kapatid, kapag po tayo ay pinapaalalahanan ng mga pastor natin, ng mga leaders natin, huwag po natin ikasama ng loob. Kasi po, yan po ay tungkulin ng mga leaders natin, ang mga pastor natin, mga kapatid. Kasi pananagutan din po nila yan sa Panginoon kapag hindi po nila tayo itinuwid doon sa mali po nating ginagawa. Amen po? Amen. Amen. So, amen. Dito. Amen. Amen. So, dito, mga kapatid, nangyayari ni Pastora Joan yung tungkol doon sa truth, tungkol doon sa gospel, mga kapatid.
kumbaga, yung tungkol doon sa katotohanan, doon sa gospel. Ano yung sinabi ni Pastora Joanne nung last week? Ang sabi niya, na ang gospel, mga kapatid, ay sapat na. Sapat na siya para magbigay ng kaligtasan po sa atin. Wala na pong iba. Amen. Yun din po yung pinipreach ni Apostle Paul, mga kapatid. At yun din po yung ipipreach po namin. Na hindi po kami magpipreach kung ano po yung gospel na pinipreach ni Apostle Paul noon. Yun din po yung ipipreach namin ngayon. Mga kapatid, hindi po yan nagbago. Hindi po kami gagawa ng panibagong doktrina na sasabihin namin sa inyo. Wala, hindi po, mga kapatid. Wala pong nagbago. Kung ano po yung Kristo, kung sino yung Kristo na pinangaral noon ni Pablo, yun din po yung Kristo na ipapangaral namin sa inyo. Wala pong nagbago, mga kapatid. Amen. Amen po. So, magsimula na po tayo, mga kapatid. Yan na. So, unang-una po, tayo lang po yung share ni Pastor. Ay, i-share ko na po, Ate Precy. Ay, opo, Pastor, pasasensya na. sorry. Sige po, saglit lang po. At yung itong mouse ng aking computer ay parating nawawala. So, yun po mga kapatid. Ang natoka po sa akin na verses ay Galatians 1, chapter 11, verses 24. So, originally po mga kapatid, ang itatakil ko sana ngayon ay Galatians 11 up to 15. Pero, again, sabi ko nga po na ang Panginoon po, nagbibigay po siya ng mga panibagong revelation. So, kaninang umaga po, nagbigay po sa akin ng revelation ang Lord na iwanan ko ang verse 15 kasi dapat meron siyang isang Friday na yun lang yung itatakol na verse kasi very wide po yung pwedeng pong itakol doon sa verse na yun, mga kapatid. So, ang i-discuss ko po ngayong araw na ito, mga kapatid, ay Galatians chapter 1 verses 11 to 12 lang po ang i-discuss ko ngayon. So, tumakot po muna tayo sa Galatians 1 verses 11 to 12. Ito po, binigyan ko po siya ng title na kinuha ko po dun sa libro namin na The Gospel from God, Not Man. Yan po mga kapatid. Bakit The Gospel from God, Not Man? Ano yung ibig sabihin niyan, Ate Precy? Bakit yan yung title? So malalaman po natin mga kapatid na yung gospel, ano na yung kung sinabi ni Pastora Joanne nung last week? Sabi niya, gospel is the good news of salvation. Wala na pong iba mga kapatid. Good news of salvation. Yun po yung ibig sabihin po ng gospel. Na kapag sinabi pong gospel, maiisip ka agad natin, di ba? Kung noon ang kala natin, the good news. Yun lang yung alam ko din noon tungkol sa gospel eh. Pero hindi pala. May karugtong pala siya. The good news of salvation. Yun pala siya mga kapatid. So, pumunta po tayo sa part 1, Pastor. Sige po. Yan po. So, dito po mga kapatid, basahin ko po muna sa verses 11 to 12. Sabi po niya, "For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by..." Ano na? Ba't ano siya? Wait lang po mga kapatid. Hindi mo makita, Ate Precy? Hindi ko po makita, Pastor. Gusto mo akong basahin ko sa'yo? Ayan na po, Pastor. Okay na po. Okay. Lubasa ko na. So, dito po muna tayo, mga kapatid, kung bakit nasabi na ang gospel daw ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Amen po. So, babasahin ko po siya. Ang sabi po niya dito, i-discuss ko po siya in detail dito sa verses na ito, mga kapatid. "For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." So, sa Tagalog po, mga kapatid, ang ginamit ko po ay magandang balita, Biblia. Sabi po niya, "Mga kapatid, nais kong malaman ninyo
na ang magandang balita ang ipinangaral ko ay hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itunuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. So dito po mga kapatid, napakaliwanag po na sinabi ni Apostle Paul, ang sabi niya, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. Bakit po? Bakit sinabi ni Apostle Paul na ang tinuturo niya na magandang balita tungkol sa kaligtasan ay hindi galing sa tao, hindi galing sa Diyos, mga kapatid? Kasi kung babalikan po natin doon sa verse 1, pakikwan po, Pastor, yung verse 1 po, Galatian verse 1. Yan po, sa verse 1, sabi po niya, basahin po natin, Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ, and God the Father who raised him from the dead. So dito mga kapatid, na binibigyan po ng emphasis ni Apostle Paul na ang kanyang appointment bilang apostle po ay hindi po nanggaling sa tao, kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama na binuhay ang ating Panginoon mula sa kamatayan, mula ka sa kamatayan mga kapatid. So dito, unang-una pa lamang po mga kapatid na pambungad lamang po ni Apostle Paul ay sinabi na po niya na ako, sabi niyang ganun, ay hindi ako inappoint ng sino mang tao, kundi ng ating Panginoong Hesukristo, siya yung nag-appoint sa akin. Yun po ang sinabi ni Apostle Paul. So balik po tayo doon sa verse, Pastor. Yan po. Kaya sabi niya, na malaman ninyo, sabi niya, yung magandang balitang ipinapangaral ko, hindi katha ng tao. Ibig sabihin po mga kapatid, yung balita tungkol doon sa kaligtasan ay hindi po niya kinuha. Hindi po niya gawa-gawa lamang po yung good news na yon, yung good news of salvation na yon. Hindi po gawa-gawa ni Apostle Paul yung gospel na kanyang ipinapangaral. Maliwanag po mga kapatid. Kasi sa ngayon mga kapatid, dito sa mga panahong ngayon, di po ba, ang dami nating nakikita na mga nangangaral, di ba? Pero ang tanong ngayon, ano yung kanilang ipinapangaral? Kagaya nga nung last Sunday, kaya kami nagtagal dahil doon sa question ni Pastor Aldrin. Almost 1 hour na diniscuss sa amin ni Pastor Sam na merong isang pastor or group na nagsasabi na hindi lahat ng nilalaman ng Bible ay salita ng Diyos. Yun lang meron daw, God said, Jesus said. Yun lang daw. So ibig sabihin nun mga kapatid, gumawa na sila ng sarili nilang gospel. Gumawa na sila ng sarili nilang interpretation doon sa salita ng Panginoon. Di po ba? Na napakarami po sa mga panahong ito, mga kapatid, ang nangangaral na ang pinapangaral po nila ay sinasabi po nila na yun ay magandang balita. Ngunit sa katotohanan po, mga kapatid, kagaya po ng binanggit ni Pastora Joanne nung last week, yun ay perverted gospel, mga kapatid. Ibig pong sabihin nun, mga kapatid, na tinutwist po nila yung katotohanan doon sa salita ng ating Panginoon. Bakit nila yun ginagawa? Ano yung purpose nila? Bakit nila yun ginagawa, Ate Precy? Kasi nga, mga kapatid, para po sila makaingganyo. Diba? Kasi ang tao minsan, mga kapatid, kapag natatouch mo yung puwan, yung sugat niya, kung saan siya, yung masakit sa kanya, umaayaw siya. Ganun po yun. Ang tao, kapag natatouch mo yung kanyang kasalanan, umaayaw siya. Kasi ako, ganun din naman ako noon. Kapag nare-review ako, sinasabi ko, napaka-judgmental naman ng taong to, ginajudge ako. At tayo kung minsan, mga kapatid, ang mga mananampalataya, ganun ang nagiging attitude. Kaya bakit? Bakit dumadami yung mga kwan, yung mga sumusunod sa mga false teachers? Kasi nga gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila yung puro love, puro grace. Gustong-gusto nila yung prosperity. Yun ang nagiging sakit na kung minsan ng mga mananampalataya. Hindi ito mga kapatid, hindi lamang ito nagiging sakit ng mga maling
tagapagturo ng salita ng Panginoon, ngunit nagiging sakit na rin ng mga mananampalataya kong minsan, mga kapatid. Ayaw nila ng salita ng Diyos na nagre-rebuke sa kanila. Ang gusto nila yung salita ng Diyos na hinahaplos sila, na okay lang yan. God is love. Pero ano yung sabi ni Pastora nung nakaraan? God is just. Diba? Ang Diyos ay matuwid, mga kapatid. So, wag tayo, mga kapatid. Ito sinasabi namin, kanina sinabi ko na ang salita ng Diyos na pinangaral ni Apostle Paul ay yun din yung salita ng Diyos na ipapangaral namin sa inyo, mga kapatid. Hindi po yun nagbago. Hindi po yun pwedeng baliktarin. Hindi po yun pwedeng hindi po siya pwedeng i-twist, kumbaga. Hindi po, mga kapatid. Kagaya po ng ginagawa ng mga Judaizers doon sa dito sa Galatian churches, mga kapatid, na dinadagdagan nila, hindi nila binabawasan, dinadagdagan nila, at marami pong mga teachers na ganyan. Marami po, mga kapatid, sa Facebook, sa YouTube. Ang mga mananampalataya kung minsan sinasabi nila, ay, kung naman, si Kristo naman ang pinapangaral niya. Kasi naalala ko na meron akong kapatid na tinanong. Nasabi kong gano'n, halimbawa, sabi kong gano'n, may pupunta sa bahay mo na magtuturo. Sabi ko, lahat ba ng kakatok sa iyong pintuan na magtuturo, tatanggapin mo? Ang sagot ng kapatid na yun, which is nagulat ako, mga kapatid, kasi kung tutuusin, matagal na siyang mananampalataya. Ang sabi niya, oo daw, kasi para daw maipaliwanag din niya yung kanyang pananampalataya sa kanila. Para maipaliwanag din daw niya, para makipag-discuss daw siya. Eh sabi kong ganon dun sa kapatid na yun, ano pong naitudulot na mabuti sa inyo kung kayo po ay makikipag-diskusyon sa kanila? Hindi po ba parang pinagpipilitan nyo yung alam nyo? Sila din naman ay ganun. Kasi hindi din naman po nila yan tatanggapin. Sabi kong ganun doon sa kapatid na yun, mga kapatid. So dito makikita natin, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na hindi lahat ng kakatok sa pintuan natin, hindi lahat ng magsasabi na ang pinipreach namin ay Kristo, ay ating paniniwalaan. Be aware, mga kapatid, po tayo. Beware of false teachers and false teachings, mga kapatid. Lagi pong pinapaalala sa atin yan, mga kapatid. Kasi ang magandang balita pong ipinangaral ni Apostle Paul, kagaya nga po ng sinabi niya, ay hindi katha ng tao. Ngunit karamihan po ngayon, mga kapatid, ang tao po, ang mga teachers po, gumagawa po sila ng sarili po nilang gospel. Gumagawa po sila ng sarili nilang katuruan. At ang mga mananampalataya po, kahit pa sabihin na matagal ng mananampalataya, ay nahihikayat nila. Bakit? Kasi gusto ng mga mananampalataya. Yung tinatapik sila sa likod, yung hinahaplos sila sa ulo. Mga kapatid, ayaw ng mananampalataya na nire-rebuke sila, na sinasabi yung kanilang kamalian, yung kanilang kasalanan. Ganun po ba yon, mga kapatid? Hindi. Di ba? Kasi makikita natin si Apostle Paul, nung nakikita na niya na yung mga taga-Galatia, malapit na silang lumayo, tumalikod doon sa gospel na itinuro niya sa kanila, which is Christ is the only way to salvation. Faith in Christ alone is the only way to salvation. Pinalaalalahanan niya po sila, mga kapatid. Ang sabi po niya sa verse 12, sabi niya, hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi po yan galing sa tao. Yung itinuturo ni Apostle Paul sa kanila, hindi po galing sa tao. Sabi niya, binibigyan po niya ng diin. Sabi niya, hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Ibig sabihin po, wala pong nagturo sa kanya kung ano yung pinipreach niya, mga kapatid. Diba, mapalad nga po, dito po na-realize nung binabasa ko siya kanina, na mapalad po pala ako, sabi kong ganun. Kasi sa akin, hindi ako matututo kung hindi ako nag
hindi ako nagpa-Bible study, hindi ako nakikinig ng preaching ni pastor, hindi ako umattend ng BEE. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, may nagturo sa akin. Ngunit si Apostle Paul, sabi niya, walang nagturo sa kanya. Diba? Ang nagturo sa kanya is ang Panginoon. Kaya sabi niya dito sa last part, si Jesu Cristo mismo ang naghayag nito sa akin. At na-realize ko din kanina, mga kapatid, na bagamat may nagturo sa akin, kung hindi ako tinulungan ng banal na espiritu, hindi ako binigyan ng kaliwanagan ng banal na espiritu doon sa salita ng Diyos, ay hindi rin po ako matututo. Ibig sabihin po, mga kapatid, tama yung sinasabi ni Apostle Paul. Si Jesu Cristo mismo ang naghayag nito sa akin, sabi niya. At ako din po, mga kapatid, kung hindi po pinaunawa din sa akin ng banal na espiritu ng Diyos ang mga salita na aking napapakinggan sa preaching ni Pastor, sa BEE, sa mga preaching ni Pastora Joanne, sa Bible study na nababasa ko, hindi ko rin po siya maiintindihan. Kahit pa siguro umattend ako ng Harvard, hindi ko siya maiintindihan, mga kapatid. Ngunit dahil doon sa illumination or kaliwanagan na ibinigay ng Panginoon sa akin, kaya ako siya naintindihan, kaya ako natuto. Di po ba, mga kapatid? Kaya naalala ko yung sabi ni Pastora Joanne na ang salita ng Panginoon may kanya-kanyang revelation. Di ba kapag inaaral po natin, nung unang-unang binasa ko, sabi ko parang wala naman ako maituturo dito. So first part lang siguro. Sabi kong ganun. Ngunit nung huli, mga kapatid, naiintindihan ko siya, pinapaunawa ng Holy Spirit sa akin. Bakit sinabi ni Apostle Paul ito? Diba? Sinabi ba niya ito para magmayabang lang siya? Hindi, mga kapatid. Sinabi niya dito para bigyan ng diin. Diba yung Galatians 1:1, unang-una pa lang sinabi na niya na ako si Pablo, apostol, hindi ng sino man. Sabi na niyang ganun, mga kapatid, kundi ni Jesu Cristo. So doon na, mga kapatid, sinabi na niya kung sino yung nag-appoint sa kanya. So dito naman, ang sabi naman niya dito, na ang ipinapangaral niya ay ang gospel na hindi tinuro sa kanya ng tao. Ngunit ni-reveal mismo, ipinahayag mismo ng ating Panginoon sa kanya. Di po ba, mga kapatid? Maalala niyo yung tinuro na ni Pastor Aldrin nung nagkaroon po ng preview tungkol sa Galatian? Yung conversion po ni Paul? Di po ba? Nung patungo siya doon sa Damascus? Nung nakita niya yung liwanag? Nung yung nawala yung paningin niya? Doon pa lang, mga kapatid, ni-reveal na sa kanya ng Panginoon. And after that, mga kapatid, na bumalik sa kanya yung kanyang paningin, nung ipinag-pray po siya ni Ananias, ura-urada, mga kapatid, di na siya naghintay, nagpahayag na siya ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin nung po nun, mga kapatid, talagang yung revelation direct po sa kanya. So napakita po natin yung pagkilos po ng ating Panginoon doon sa buhay po ni Apostle Paul, mga kapatid. So next slide po, Pastor. May mga tanong po tayo, mga kapatid. Ayan po. Yan, nasagot na natin yung question number one. Did Paul meet the qualifications for apostleship? Oo, na-meet niya. Kasi naituro na rin po ni Pastor Aldrin noon, di po ba? Kung ano yung qualification ni Apostle Paul. Di ba? Unang-una pa lang po, mga kapatid, alam niya yung salita ng Diyos kasi po siya ay isang pariseyo. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, alam na niya, may background na siya. Salita ng Panginoon, nababasa niya yung mga sinulat ng mga propeta, nila propeta Isaiah. Nababasa niya yun, mga kapatid. At ang appointment niya mismo, kagaya po na sinabi ko kanina, ay hindi po galing sa tao, kundi galing mismo sa ating Panginoon at ng Diyos Ama. So sa question number two naman po, mga kapatid, do I need to mix the law to the gospel of grace to make it work? Kailangan ba na paghaluan yung kwan ba natin, yung gospel, ay kinakailangan ba na yung magtrabaho tayo para doon sa ating kaligtasan? Diba? Ang sabi po, ano pa sabi po sa Ephesians 2:8-9, ito paborito ko to, lagi kong nababanggit to Sabi po niya, for by grace you have been saved through faith. Yung ibang mga mangangaral, mga kapatid, ito lang gusto nilang basahin, for by grace.
wala na yung faith, grace lang. Pero hindi, mga kapatid. For by grace, you have been saved through our faith. Kaya po tayo ay naligtas dahil po sa ating pananampalataya, kahit nandyan po yung grasya ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi po tayo mananampalataya, hindi po tayo maliligtas. Di po ba? And this is not your own doing. Hindi po natin trabaho to. So, sasagutin niya, mga kapatid, do I need to mix the law of gospel of grace to make it work? Hindi po. Kasi ang sabi po niya dito, and this is not your own doing. Hindi po ito yung sa sarili natin. It is the gift of God. Ito po ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Yung pananampalataya po natin, mga kapatid, yan po ay regalo sa atin ng ating Panginoon yan. Not a result of works. Hindi po yan dahil sa resulta ng ating mga gawa. Kaya noong nandun pa tayo sa lumang paniniwala natin, ano yun? Diba? Na nandun tayo, lumulungod tayo. Diba? Meron pa ako nakikita na nung bata ako, yung from doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, naglalakad ng nakaluhod. Diba? Pero ano yun? Yung tinatawag na work. Pero dahil pa doon sa ginawa natin na yun, na-attain ba natin ang salvation? No. Mga kapatid, hindi natin ma-attain kahit ano pa yan. Kung minsan mga mananampalataya, ginagawa din itong, mga kapatid, yung work sa pamamagitan ng nila para ma-attain ang salvation, mga kapatid, which is wrong. Na kung minsan, mga kapatid, parang kumbaga ay nagiging ritual na galing ako sa church, na denomination, na malaking denomination, mga kapatid. At nakita ko ito, mga kapatid, na kung minsan ang service nagiging ritual na lang. Hindi, wala na doon yung puso mo na sasamba sa Panginoon. Wala na doon yung puso mo na talagang isusurrender mo sa Lord. Mga kapatid, kahit gaano pa po tayo katagal sa pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po natin masasabi na tayo po ay totoong ligtas kapag wala po yung ating pananampalataya. Sabi niya, so that no one may boast. Kasi ano yung sinabi nga, na kung sa pamamagitan ng paggawa natin ng law, maliligtas na tayo. Wala na. Ano pa ang saysay na namatay si Kristo sa cross, mga kapatid? Di lahat na lang tayo, mag-effort na lang po. Di po ba? Mag-effort na lang po tayong lahat para po tayo ay maligtas. Wala na. Wala na tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Wala na pong saysay. Ano pa po ang saysay na namatay si Kristo sa cross? Wala na po, mga kapatid. Kaya dito, lagi nating tatandaan, mga kapatid, lagi na tayong babalik doon sa kung ano man yung pinipreach ni Paul na gospel, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan, lagi po nating babalikan na wala pong ibang magbibigay ng kaligtasan. Lagi nating itatatak sa isip natin, mga kapatid, that faith in Christ alone will give us salvation. Yun po, mga kapatid, yung lagi nating tatandaan. Wala pong iba, mga kapatid, hindi po sa kahit na ano pa man yung gawin natin, kahit ano pa man yung effort natin, mga kapatid, dapat po ang good work po ay yun po ay resulta ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Naintindihan niyo po? Na dahil po tayo ay mga mananampalataya, so tayo ang resulta po nun ay good works. Hindi po dahil po tayo ay gagawa ng mga mabubuti para po tayo ay maligtas. Hindi po, mga kapatid. Kundi tayo po ay mga mananampalataya kay Kristo, kaya ang resulta po nun ay mabubuti pong gawain. Yun po ang magiging result, mga kapatid. Hindi po yung baliktad ang nagiging result niya. Yun po yun. Lagi po nating tatandaan yun, mga kapatid. Huwag po nating iwawala sa isip natin. Kahit ano po yung marinig natin na talagang preaching na gustong-gusto natin. Di ba? Huwag natin papaniwalaan yung sinasabi nila na ang Diyos, kahit anong gawin mo, nandyan yung grace ng Lord. Kung nandyan ang grace ng Lord, mga kapatid, ano pa? Sabi nga, ano pa yung silbi na namatay si Kristo? Oo! Hindi ko sinasabi na ang walang grace ang Panginoon, mga kapatid. Ngunit ang grace ng Lord,
kasama niya yung pananampalataya natin. Di po ba? Sabi nga niya, for by grace you have been saved through faith. Kung babasahin natin, iisa-isahin natin, si Pastor Aldrin nagturo sa akin yan eh. Sabi niya, kung di mo maintindihan sis, iisa-isahin mo para maintindihan mo. Tama, mga kapatid. At sinishare ko din sa inyo, mga kapatid, na kahit ano yung marami tayong, kaya ini-encourage ko rin sa inyo, mga kapatid, na aware po tayo, maging aware po tayo sa mga pinapakinggan po nating mga preaching. Lalong-lalo na po sa YouTube, napakarami po. Mas maganda po, reviewin na lang po natin yung mga preaching po ng sarili nating church. Di po ba? Mas maganda po, reviewin natin kung meron po tayong nakaligtaan, kung meron tayong nakalimutan. Ano na ba yung preach ni Pastor nung nakaraan? Ano na ba yung preach ni Juan, ni Pastora? Ano na ba yung preach ni Ate Precy? Balikan na lang natin, mga kapatid. Huwag na tayong makinig ng ibang mga kung ano-ano sa YouTube, mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung ano yung doktrina nila. Oo, sinasabi nila, Kristo ang pinapangaral nila. Pero behind that, mga kapatid, alam nyo ba kung ano talaga yung doktrina ng church nila? Di po ba? Hindi. Iba yung sinasabi nila doon sa page ng church nila kaysa doon talaga sa doktrina ng church nila. Yun po. So maging aware po tayo. Sabi po niya dito sa Galatians 6:12, sabi niya, it is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to become circumcised and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. So dito na, mga kapatid, ito yung motive ng mga Judaizers na, mga kapatid. Di po ba? Hindi ko nalagyan ng Tagalog eh. Maganda siya sa Tagalog eh. May version ba tayo ng Tagalog, Pastor? Pwedeng i-ana? Pwede. Pwede po. Sige po, Pastor. Mag-open ako ng Bible. Saglit lang po, ha? 'Yan niyo ako, Pastor, pag time up na. Ilan po? Yeah, anuin ko lang yung magandang balita, Biblia po ba? Opo, Pastor, madali lang siya hindi. Sige po. Ito na, inahanap ko na yung magandang balita, Biblia version. Salamat po. Ilan lang po. Yan lang po kayo. May natututunan ba kayo, mga kapatid? Amen. Amen. Praise God. Sabihin nyo lang po kung wala kayong natututunan, ha? Para sa susunod na Friday, si Pastor nang magtuturo. May natututunan kami, Ate Percy. Don't worry. Ayan, ayan. Sensya na natagalan at yung naglolo ko kasi yung mouse nitong Kaya ang ginagamit ko yung hindi ako sanay gaano dito sa MacBook eh, sa mousepad. I-share ko po yung screen ko. Ano, Ate Precy, ano pong verse? Galatians? Galatians 6:12 po, Pastor. 6:12. I-share ko po yung yung aking screen. Teka lang. I-stop ko muna yung sharing ko. Opo. And then, isi-share ko uli yung monitor para makita niyo yung nasa yung desktop. Ayan, para makita niyo po yung Ayan. Nakikita niyo na po. Opo, Pastor. Babasahin po siya, mga kapatid, sa Tagalog para masyado nating maintindihan. Sabi niya, gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuloy. Sino yung tinutukoy dito ni Apostle Paul, mga kapatid? Yung mga Judaizers na makita silang gumagawa ng magandang bagay. So yun ang motibo nila, mga kapatid. Parang gusto nilang, kwan ba, yung magpasikat, kumbaga. Diba? Na meron silang nahihikayat doon sa gospel na kanilang ipinapangaral. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usikin dahil sa krus ni Kristo. Kasi nga, mga kapatid, sila din mismo sa sarili nila, alam nila na sila ay gumagawa ng kasalanan.
Kaya yun ang sabi ni Apostle Paul. Dito mga kapatid, di ba? Yung mga tao na nagsasabi kung minsan na gawin mo ito, gawin mo yan. Di ba sila yung mga tao na umiiwas pala dun sa pag-uusig ng ating Panginoon. Takot sila. Kasi nga sila mismo ay gumagawa ng hindi maganda. Sila mismo ay hindi nila natutupad din yung buong kautusan. Kagaya nga nung pinag-aralan namin mga kapatid, yung question doon na kung ikaw ay susunod doon sa kautusan, ilang porsyento ng kautusan ang dapat mong sundin? 100%. At sila ba mga kapatid, nagawa nila yon yung 100%? Hindi. Hindi nila kayang gawin yon mga kapatid. Kaya nga, ang Panginoon gumawa ng paraan para po ang tao po ay maligtas. Di po ba? Unang-una pa lang po talagang plinano na ng Panginoon yung kaligtasan ng tao, mga kapatid. Kasi hindi po kahit po sa paggawa po, pagsunod, wala pong nakasunod doon sa law na kahit isa ng perfect. Wala po mga kapatid. Wala po ni isa. Kaya ibig sabihin po nun, kung yun po yung basis of salvation, ay hindi po, wala pong maliligtas mga kapatid. Lahat po mapupunta sa impyerno. Kaya ang Panginoon po, gumawa po siya. Maalala niyo po yung mga nakapagsimula po doon sa purple book natin, yung unang-unang topic po. Di po ba binanggit doon yung plano na ng Panginoon na para sa salvation ng sangkatauhan nung nagkasala sila Adan at saka si Eva? Doon pa lamang mga kapatid, tinano na ng Lord ang salvation ng tao. Kasi alam ng Diyos mga kapatid, dahil doon sa resulta ng kasalanan, yun na naman, uulitin ko yung tinuro na naman ni Pastor noon dun sa Book of Romans. Diba? Naakala natin nagkasala si Adan at saka si Eva dahil sa disobedience. Ngunit hindi mga kapatid. Noon ko lang din nalaman nung na-explain na mabuti. Kala ko disobedience lang kasi nga mga suwain sila. Pero hindi pala. Dahil nawalan sila ng pananampalataya doon sa salita ng Panginoon. Saan sila naniwala? Doon sa sinabi ng ahas sa kanila. Kaya ang resulta mga kapatid ay nag-disobey sila. Doon kaya nga sabi kong ganun mga kapatid, babalik at babalik tayo kung gaano kahalaga yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, kung meron po tayong pananampalataya, kahit sino man po yung pupunta dyan sa likuran natin na Judaizers, modern day Judaizers na yan, hindi po tayo mahihikayat. Kasi nakatuon yung pananampalataya natin. Anong sabi sa Biblia mga kapatid? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan yan. Di ba ako nagagalit ha? Nag-preach po ako. So, balik po tayo, Pastor. Yep po. Salamat po. Ayan, sabi niya, Romans 3:23, sabi niya, you who boast in the law dishonor God by breaking the law. Yan. Parang pareho din lang sila na kayo na pinagmamalaki nyo yung mga kautusan. Kayo din mismo, sabing ganun ni Paul, kayo din mismo sa sarili nyo, kayo din yung lumalabag sa mga kautusan na yan. Ang sabi ni Paul sa kanila mga kapatid, dahil totoo, kasi walang sino man po sa kanila or sa atin man mismo ang nakagawa ng buong buo ng mga kautusan na yan. Mga kapatid, so ibig pong sabihin mga kapatid, kung hindi po plinano ng Panginoon yung kaligtasan ng sangkatauhan, ibig pong sabihin nun mga kapatid, wala pong maliligtas. Makita nyo po kung kaano po kahalaga yung gospel. Babalik tayo doon sa gospel na itinuturo ni Apostle Paul mga kapatid. Babalik tayo doon kung makikita natin kaano kahalaga. Diba? Lubhang mahalaga mga kapatid. It is essential. Hindi lamang pulugaw ang esensyal. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, mas lalong esensyal. Amen. Diba? Yung faith. Faith is essential, mga kapatid. Hindi po yan dapat na binawalang bahala lamang po natin. Diba? Isipin natin, mga kapatid. Ilang verses na yung namememorize natin? Ilan na?
oh, baka naman nagbabasa lang tayo ng Bible kapag Friday, kapag fina-flash ni Pastor niyan sa screen. Mga kapatid, isipin lang, lagi nating tatandaan. Mawawalang saysay yung mga effort ng mga apostol na nagpahayag ng salita ng Panginoon. Na siya rin po namin ina-adapt ngayon na mga tagapagturo niyo, mga kapatid. Sabi ko nga po kanina, kung ano, kung sino yung Kristo na pinangaral nila, yun din po yung Kristo na pinapangaral namin. Kung ano yung magandang balita ng kaligtasan, yun din po yung ipinapangaral namin. Walang nagbago, mga kapatid. Hindi po namin pwedeng baguhin. Kaya katulad po ni Apostle Paul, mga kapatid, nakikiusap din po ako sa inyo. Nabigyan po natin ng halaga, bigyan natin ng saysay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang natin naaalala ang Biblia kapag tayo po ay natutukan sa Bible study. Hindi po ganun ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi lamang po natin naaalala ang Diyos kapag tayo po ay may problema, kapag wala po tayong pera, kapag may sakit po tayo. Mga kapatid, ano ang topic ng Galatians? The righteous shall live by faith. Lumakad tayo ng may pananampalataya, mga kapatid. Paano tayo lumalakad ng may pananampalataya na hindi nga natin magawang magbuklat ng salita ng Diyos? Hindi nga natin magawa na manalangin. Hindi nga natin magawa umattend ng Bible study. Hindi nga natin magawa umattend ng prayer meeting. Ate Precy naman, masyado ka na naman. Mga kapatid, anong silbi na nabigyan ako ng chance na mag-preach ng salita ng Panginoon kung hindi ko kayo i-rebuke? Anong gusto niyong sabihin po dito, mga kapatid? Okay lang yan, sis, kasi may trabaho ka. Okay lang yan, bro, kasi may trabaho ka. Mga kapatid, sinabi, kagaya po na sinabi ni Pastora nung nakaraan, 12 to 15% na lamang po ang hindi nakakakilala sa Lord sa buong mundo. Pag nahayuan na po lahat yun, mga kapatid, darating na po ang Diyos. Darating na ang Panginoon. Pagbabalik ng Panginoon, handa ba tayo? Yun ang tanong po sa bawat isa, mga kapatid. Handa ba tayo sa pagbabalik ng Diyos? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko, ganun din sa inyo. Ngunit dinidesire yun ng puso ko deeply in my heart. Dinidesire yun ng puso ko, mga kapatid, na makita ko na bawat isa sa atin lumalakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kapag i-dedicate po natin yung buhay natin sa Diyos, makikita natin kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Makikita natin kung paano tayo babaguhin ng Diyos, mga kapatid. Makikita ng mo, ipipakita sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na hindi mo nare-realize, yung mga bagay na puro ka reklamo, puro ka complain. Ngunit ipapakita ng Lord, yan, ganyan po kabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen po? Amen. So, dumako po tayo sa susunod, mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala. Dalawang verse na lang po, mga isang oras na lang. And, punta po tayo sa, yan, Paul's opposition to the gospel. Dito makikita natin, dito mga kapatid, sa verses na ito, Galatians 1:13 to 14, sinasabi na ni Apostle Paul yung kanyang testimony ng buhay niya. Pinag-aralan na natin sa Purple Book noon na kung gaano pa kahalaga yung testimony ng buhay natin bilang pag-preach or pagbahagi ng salita ng Panginoon. Babasahin ko siya, mga kapatid. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the Church of God, violently tried to destroy it, and I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous
was I for the traditions of my fathers. Sa Tagalog po, ang sabi niya, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin sa relihiyon ng mga Hudyo. Nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa aming mga ninuno. So dito mga kapatid, sinasabi ni Apostle Paul yung kanyang nakaraang buhay, yung mga bagay na ginawa niya noon. Di ba? Kung gaano siya kasigasig, kung gaano ka-eager yung kanyang desire na sirain. Di lamang po basta sirain mga kapatid, yung nabasa kong commentary, yung sabi niya, yung durugin daw into dust. Yung mga churches ng Panginoon, yung mga mananampalataya, gusto niyang i-wipe out, yung wala nang trace daw na maiiwan. Grabe, sabi ko nung nabasa ko nga yung commentary na yun, yung ganun pala yung desire noon ni Apostle Paul, mga kapatid. Ganun pala kasidhi yung desire niya para talagang lupigin ang lalim, no? Lupigin yung mga mananampalataya para durugin sila, para mawala sila sa balat ng lupa. Yun ang desire niya, mga kapatid. Bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang siya ka-eager, mga kapatid? Nasirain. Bakit? Kasi, napag-aralan nga namin sa BEE, mga kapatid, kasi ang akala ni Apostle Paul, dahil doon sa ginagawa niya, siya din po ay maliligtas. Di po ba? So, next slide po, Pastor. Yan. Basahin po natin mga kapatid, Acts 9 verses 1 to 12, sabi niya, then Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So dito po mga kapatid, pagkatapos po ng execution ni Stephen, lalong mas naging masidhi yung desire ni Apostle Paul para pulupigin yung mga mananampalataya, para mawala na sila ng tuluyan sa balat ng lupa. So pumunta siya doon sa high priest. Sinabi niya na nabigyan siya ng permiso na pumunta siya doon sa Damascus para usigin yung ibang translation, yun ang gamit, usigin yung mga mananampalataya, mga pababae man or mapalalaki, para sila ay gawing preso, para sila ay ikulong pabalik doon sa Jerusalem. Kasi during that time, mga kapatid, matindi po yung persecution ng mga mananampalataya. Sila po ay nagkawatak-watak. Pumunta po sila sa lahat ng parte ng iba't ibang parte ng lugar, mga kapatid. So makikita po natin, mga kapatid, so tanong na naman, bakit inalaw ng Panginoon at Precy na ganyan yung mangyari sa mga mananampalataya? Eh, di ba, mga kwan sila, mga faithful sila na nagserve sa Panginoon. Kagaya nga na sinabi ko, mga kapatid, lahat po ay kabahagi ng plano ng ating Panginoon. Ano ang title ng preaching natin ngayon? God's Redemptive Work. Kabahagi po yan ng plano ng Panginoon para sa kaligtasan po ng sangkatauhan ng mga tao noon, mga kapatid, ng mga hintil, ng mga Hudyo. Kasi kung hindi po nagkawatak-watak yung mga mananampalataya, ang gospel lang po ay within the area lamang po ng Jerusalem. Hindi po yan mapupunta sa ibang lugar. Kundi doon lamang po yan, dyan lamang po sa area na yan, yung makalapit na lugar na yan. Ngunit dahil po doon sa nangyari na nagkawatak-watak yung mga mananampalataya, nagtago sila sa mga malalayong lugar, ang gospel po ay nakarating sa Greece, nakarating sa ibang lugar, sa Turkey, mga ganon. Pero hindi pa Turkey ang tawag noon, mga kapatid. Nakarating po yan sa iba't ibang lugar. Meron pa nga akong nabasa na theologian na ang sabi niya, nakarating pa daw sa India, nakarating pa daw sa Pakistan, kasi yung mga mananampalataya, mga kapatid, nagtago sila. Diba? Pero yan ay pabahagi lahat ng plano ng ating Panginoon.
Panginoon para po sa kaligtasan. At dito sinasabi ni Apostle Paul, basahin natin, Acts 8:3 sabi niya, but Paul, Saul, was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ganun po yung kasidhi kung paano po ka gustuhan ni Apostle Paul na sirain po or tapusin ang gawain ng ating Panginoon. Pero hindi po niya alam na ang Panginoon ay may plano na po sa kanya. Doon po sa way niya papuntang Damascus, kung saan po siya ay nagpresenta para po pupunta doon para lulupigin niya ang mga mananampalataya, ay doon pala. Doon pala kikilos o ipapang magbibigay ng revelation ang Panginoon sa kanya, mga kapatid. Pero, kagaya po ng nauna noon na tinuro ni Pastor Aldrin na bago pa man yan, yung conversion na yan ni Apostle Paul, meron na po yung mga factors na ginagawa ang Diyos para po siya ay ma-convert. Mga kapatid, ang akala ko din noon, parang instant yan, na ano yan, na pumunta siya doon, tapos na ano siya ng light, tapos nabulag siya, tapos pinag-pray ni Ananias, tapos yun na naging Kristiyano na siya. Pero hindi pala, mga kapatid, may mga factors pala yan bago siya na-convert. At tayo din naman noon, mga kapatid, bago po tayo naging mananampalataya, meron pong mga factors din or merong mga ginagawa ang Lord. Di po ba? Hindi lang natin nare-realize, mga kapatid. Katulad po ng halimbawa, meron tayong narinig na nagbahagi ng salita ng Diyos, merong nagbahagi sa tayo kasi meron yung iba, ang testimony nila, meron akong napakinggan nung bata ako, meron narinig akong ganun eh, na testimony na nung bata daw siya, tumaattend siya ng DVBS, hanggang hindi daw niya makalimutan yun, hinahanap-hanap niya yun, mga kapatid, hanggang nung nag-mature siya, gusto niya talaga na maka-attend ng church kasi nung bata siya, natamnan na siya. Kagaya nga mga kapatid ng prayer kanina ni Pastor. Diba? Na yung ang salita ng Diyos ay maitanim sa pinakamatabang bahagi ng ating puso. Yun po yung nangyayari mga kapatid, na meron na po palang mga factor or meron na po palang mga insidente na kanya nagpupush sa atin para po tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang po natin yan nare-realize, mga kapatid. Diba? Na kung minsan kinakailangan pa na meron yung matinding push or tulak. Pero mag-ingat, baka naman madapa kung may magpupulak. Diba? So, ganun po tayo, mga kapatid, na meron na pala yung mga bagay na nangyari sa atin na parang gusto ko manampalataya sa Panginoon. Diba? Meron yung kwento nga nila, yung namin narinig na ako na kwento na ang sabi niya, na noon daw nagtatago siya, yung dating member namin noon, kasi binabible study ng father ko, yung binat niya, siya naman nagtatago siya doon sa kwarto, ayaw niyang lumabas, pero kalaunan sa kakatago niya doon sa kwarto, syempre nakakapakinig din naman siya hanggang sa na-convert siya, mga kapatid. Kasi yung salita ng Diyos na itanim doon sa pinakamatabang bahagi ng kanyang puso, mga kapatid, at nangusap ang Panginoon sa kanya. Ganun po yung nangyari kay Apostle Paul, hindi po yan instant, mga kapatid, na nung pumunta ng Damascus, ganun na yung nangyari sa kanya, ng light, tapos nabulag. Hindi po ganun, mga kapatid. At ganun po kumilos ang ating Panginoon. Hindi po natin matatawaran, hindi po natin masusukat, mga kapatid, kung paano po ang pagkilos ng Diyos. Dito po binibigyan po ng emphasis ni Apostle po, binibigyan niya ng chance yung mga taga-Galatia para sabihin, mga kapatid, sinabi niya kung ano yung ginagawa niya noon, ini-numerate niya kung ano yung mga ginagawa niya yon laban sa church, laban sa Diyos, mga kapatid. Bakit niya sinasabi yon? Di ba nakakahiya yon? Di ba niya iisipin na matatakot yung mga tao sa kanya kasi persecutor siya? Hindi, mga kapatid. Kasi gusto niyang ipakita sa kanila na bagamat siya ay isang taong makasalanan, siya ay persecutor ng church, siya ay binigyan ng Lord ng chance para
para po ay maging apostol. Kasi ang appointment niya mismo ay galing sa Diyos, hindi po galing sa tao. Yun po ang purpose ni Apostle Paul, mga kapatid. Bakit po niya sinasabi yun? Natignan ninyo ako. Ako na dating ganito yung ginagawa ko. Gusto kong durugin ang church. Gusto kong ma-wipe out sila sa ibabaw ng mundo. Pero ako ay ginagamit ng Diyos. Ako ay nangaral sa inyo ng totoong ebanghelyo, totoong gospel. Yun ang gustong sabihin. At tayo rin mismo, mga kapatid. Huwag nating iisipin na ang Diyos ay merong standard. 1, 2, 3, 4, 5. May qualification. Para po tayo ay makapagsilbi sa Kanya. Wala po, mga kapatid. As long as willing po tayo na magpagamit, ang unang-unang standard lang po ng Panginoon, pananampalataya, yun lang po, mga kapatid. Wala na pong iba. Hindi po natin kailangan na degree holder. Hindi po natin kinakailangan na magaling tayo mag-English kasi ako yun, nirereklamo ko yan noon. Hindi ako marunong mag-English. Yun ang sinasabi po. Diba? Kasabay, sabihin nun, English ba naman ang salita ni Pastor Sam? Ilocano sana, di lagi akong nagsasalita. Pero hindi. Hindi na lang Ilocano, hindi Ilocano. Kaya nga po, Pastor eh. Pero hindi, mga kapatid. Wala kang rason. Walang rason yan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, walang rason para hindi ka gamitin ng Lord. Walang rason, mga kapatid. Tayo lang po yung nagbibigay ng rason. Wala pong qualification ang Lord. Kahit pa kinder lang ang inabot ko, no red, no right pa ako. Wala po yan, mga kapatid. Ang isang qualification lang ng Panginoon, manampalataya ka sa Kanya. Yun lang po. Para ikaw ay maligtas. Yun lang po, mga kapatid. Si Lord na ang bahala. And at the same time, yung willingness po natin na matuto. Pero warning din po, mga kapatid, hindi po porkit natuto ka na, ay naku, kung magsalita ka, mas magaling ka na doon sa pastor na nagturo sa'yo. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang unang-una po is yung puso po natin. Na dapat nandoon yung pagiging humble. Hindi po pagiging hambog, mga kapatid. Humble. Yun po yung unang-una, mga kapatid. Kasi kung ano yung pinagkaloob ng Lord sa'yo, pinagkatiwala niya yung kaalaman, pwede niyang tanggalin yan. Kung makikita niya na ikaw ay hindi karapat-dapat, mga kapatid. So warning po yan, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na dapat hindi tayo matuto. Kinakailangan matuto po tayo sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na. Diba, ini-encourage tayo to evangelize. Yung Great Commission. Go, go, go na tayo doon, mga kapatid. Amen. Diba? Magkukon na yan. Iaayusin na yan ng Panginoon. Yung tungkol sa evangelization. So, tungkol sa evangelize ng church natin. Pag-i-evangelize natin. Kasi, kagaya nga ng tinuro sa Purple Book, yung mga uma-attend ng Purple Book, lahat tayo ay mayroong ministry. Hindi lang po si Pastor ang may ministry, hindi lang po si Pastora, hindi lang po si Ate Precy, hindi lang po yung ibang mga leaders. Lahat po, mga kapatid, kaya wag nating sasabihin, wag nating irarason. Wala naman akong ministry sa church. Kapatid, ikaw lang nagsabi niyan. Lahat tayo ay may ministry. Ano ang ministry ng bawat mananampalataya? Ministry of Reconciliation. Ano yung Ministry of Reconciliation na yun? Na dapat ipahayag natin ang isang bawat tao, kailangan niya ang Diyos. Kailangan niyang ma-reconcile sa Diyos, mga kapatid. Yun ang ministry natin. Paano ma-reconcile ang tao sa Diyos? Dahil doon sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Yun po yun, mga kapatid. Biruin niyo yun. Ang tao ang nagkasala, ang Diyos pa ang gumawa ng paraan para maligtas ang tao. Diba? Nung nagtago si Adan at saka si Eva, nagtago sila, hinanap sila ng Lord. Ibig sabihin nun, mga kapatid, mahal tayo ng Lord. Pero kagaya pa nung preach ni Pastora, mahal tayo ng Lord, ngunit ang Diyos ay matuwid din. Hindi lang po tayo mag-i-stick doon sa mahal ako ng Lord, kaya lahat gagawin ko. Hindi, mga kapatid. Mahal ako ng Lord, kaya ang tama ang gagawin ko. Kasi magbibigay ako ng kahihiyan sa Diyos na pinupuri ko. Yun po ang isipin natin. Kung hindi natin nare-realize yan sa sarili natin, mga kapatid,
hilingin natin sa Diyos na ang Diyos ang magparealize sa atin. Mimin po, kasi ang pinupuri nating Diyos, ang daladala nating Kristo, mga kapatid, ay hindi po basta-basta. Tayo pong lahat ay Christ ambassadors, di po ba? Ibig sabihin po, representative tayo ni Kristo, mga kapatid. Yung mga dignitaries, yung mga ambassador natin dito, diba, nakaporma sila, talagang kapitapitagan. Pero tayo, mga kapatid, ang galing ng Diyos natin, wala siyang qualification para maging ambassador niya tayo. Hindi pala wala, meron siyang qualification. Manampalataya ka sa kanya, yun ang qualification niya. Pero wala kang, kahit wala kang educational background, diba? Ako nga, hindi nga ako marunong sa computer, marunong naman ako, pero hindi talaga magaling. Pero anong rason ko para hindi ako mag-preach? Meron namang pwedeng gumawa para sa akin. Diba? Ano ang rason ko? Wala akong rason. Ang gagawin ko lang, aralin ko lang siya. O paano ituturo ang salita ng Panginoon? Diba? Yan ang nirarason ko nun. Wala akong computer, wala akong phone, kaya hindi na ako magtutuloy ng romance. Kulang na lang sabihin ng Lord sa akin, ha Lord, ang UA mo. Diba? Kung sinuro sinabi ng Lord sa akin yun, ako, gulat ako. Diba? Mga kapatid, wala tayong rason para hindi magpagamit sa Panginoon. Wala po tayong pwedeng irason, mga kapatid. Kagaya po maging inspirasyon po sa atin si Apostle Paul, yung buhay ni Apostle Paul, kaya encouragement po nga, tutukan po natin ang Book of Galatians. Kasi napakarami po, mga kapatid, mapag-aaralan tayo basta't isa sa puso lamang po natin. Kaya umasa po kayo, mga kapatid, sa susunod na dalawang Friday, makikita nyo pa yung pagbubukha ni Ate Precy. At nawa, umatid pa kayo. Lord. Amen. Jesus name. Amen. Amen, mga kapatid. Umatid pa kayo, mga kapatid. At marami pong i-reveal ang Panginoon. Hindi pa po ako magbibigay ng conclusion ko sa ngayon, mga kapatid. Kasi meron pa po akong dalawang remaining na preaching. So, dito po muna tayo magtatapos, mga kapatid. At next week po, itutuloy po ulit natin at nawa, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Lagi po nating iisipin na ang Diyos po ay tunay at buhay po, mga kapatid. Ang Diyos na pinupuri po natin ay hindi po patay, buhay po siya, mga kapatid. Amen. Lagi po tayong naitatago sa Kanya, wala po tayong pwedeng ilingin sa Kanya, mga kapatid. At ilingin po natin sa Diyos na kung ano man yung tinuturo po namin, tinuro ni Paul, na gospel of salvation, ay siya din po nating matutunan. Mga kapatid, at hindi lang po natin basta matutunan, kundi maibahagi din po natin sa iba nating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapituka, lahat-lahat na, mga kapatid. Amen po. Amen. So, nalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong mga salita. O God, alam ko po, Lord, na kayo po ang nagbigay po ng karunungan sa akin, Panginoon. And I praise you, Holy Spirit. I praise you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid na umattend po ngayong araw na ito, Lord. Maraming pong salamat, O Diyos, at patuloy nawa, Panginoon, ang pagkilos mo po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Patuloy namin, Panginoon, ang servisyo namin na, Lord, maramdaman po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Thank you so much, your Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Babalik ko na po sa ating... Amen. Praise the Lord. So, ngayon... Naku. Nagkamali ako nang napindot. Munti ko nang ma-end yung meeting. Ini-end ko yung slideshow. Ayun. Praise God. Praise God, Ate Precy. Praise the Lord. Amen po. Glory to God. Salamat po, Precy. Amen. Oh, pag-pray muna po natin si Ate Precy. Father God in heaven, salamat po Lord sa mga salita mo na aming narinig. Pagpalain mo po Lord ng aming kapatid, si Ate Precy, na
siya pong ginamit mo, Lord, na maghayag ng iyo pong salita para po sa amin. Maraming maraming salamat. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at ang kanyang asawa, si Kuya Berhil, ganun din ang kanilang pamilya na sa Pilipinas, Panginoon. Nawa, Lord God, sa mga darating na Friday ay lalo mo pa po kaming busugin, Panginoon, at ipaunawa sa amin ang iyong mga salita through sa aming kapatid na si Ate Precy, through the indwelling and the infilling of the Holy Spirit that is in her, Panginoon. That is truly, siya po ang nagbibigay ng illumination sa amin. Salamat po, O Diyos. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Video ko. Ngayon ko lang. Amen. Praise the Lord. God bless po. No? Excuse me. Now naman po, tayo po ay dumako po sa giving and mag-exhort po sa atin ay si Kuya Jeff. Kuya Jeff, yung verses po, English po ba or Tagalog? Tagalog na lang po. Mas maganda. Wala namang foreigner dito. Wala naman. Teka lang. Lahat naman po ata mga ano, kabayan. I'm ako Korean. Ako Korean. I'm from England, mate. Tagalog na Korean naman eh. Okay lang yan. Tama. Sige po, i-share ko yung screen. Hello. Again para makita po yung ano yung verse. Ayan. Sige po, Kuya Jeff. Teka lang po ah. Teka lang po. Okay po. Ito na. Nasa harapan ko na pala yung Bible, hinahanap ko pa. Hello? Ayan. Opo. May nagja-jump kasi nung signal. Buksan po natin ang ating Bible sa Luke 16:10. Apo. Basahin ko po sa Tagalog. Kaya po yan, Kuya Jeff. Apo. Salamat po, Pi. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Tapos, open lang po natin, Pi, yung Ecclesiastes 11:4. Sige po. Magbukas ako ng panibagong ano. Okay lang po, nabasahin ko na lang dito, P, para mas mabilis. Apo, Ecclesiastes 11:4, he who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Sa Tagalog po ang i-paraphrase ko na lang. Ang sino man daw na laging nag-o-observe kung sa mga ulap ay hindi magtatanim. Ayan, kung sino yung lagi na nagbabantay kung uulan ay hindi aani kahit kailan. Simulan ka po sa tanong, meron po ba sa atin dito na masasabi niya na yung buhay niya ngayon compared data ay nag-improve? Or rather, meron ba sa atin dito na magsasabi na mas maganda yung buhay niya dati kesa ngayong nasa abroad na siya? Ayan. Kasi kung mas maganda yung dati, then what's the point na nandito ka, di ba? Ang point ko po dito, dati, nung mga times na yon, for sure, I bet, no, meron sa atin na nagsabi na, Lord, kung i-bless nyo lang ako nito, I promise you, ibibigay ko po itong ganitong 10% or 15%. Kung i-bless nyo lang ako, Lord, mag-active ako sa church, yan, ganyan, papagamit ako sa inyo. Ayan. Ngayon, kung lahat naman tayo agree no, na mas nag-improve yung buhay natin since nagpunta tayo ng Qatar, bakit kaya ang hirap-hirap pa rin magbigay ngayon na mas blessed na tayo kumpara natin? Ang reality po dyan, actually, hindi naman natin kailangan na hintayin na maging blessed pa tayo, no? Kung ano man yung definition natin ng blessing. Hindi naman natin kailangan hintayin yung blessing na yun bago pa tayo makapagbigay kay Lord. Kung hinihintay natin yung perfect time, then yung perfect time na iniisip natin, probably hindi na mangyayari yun. Iniisip natin na 2 years from now siguro, napundar ko na to, ganyan. Pero ano ba yung alam natin sa 2 years from now? What if 2 years from now, patay na tayo? What if 2 years from now, magkasakit tayo?
So kung lagi natin hinihintay yung perfect time na para makapagbigay tayo, ay marahil hindi na yun mangyayari. Kung gusto mo magbigay, mag-bless, magbigay ka na ngayon. Huwag mo nang hihintayin yung perfect time na yun. Dahil itong chance na to, yung buhay natin, hindi naman natin mapipredict kung hanggang kailan pa tayo mamubuhay. Ayan. Doon po sa lagay natin sa pagbibigay sa church. Kung lagi natin hinihintay na pagka nag-e-eco, for example, pagka nag-e-increase ako, magbibigay na ako kay Lord talaga. Pero kung titingnan natin, dati naman, kumpara sa ngayon, nag-improve na yung buhay natin. Pero bakit difficulty pa rin yung pagbibigay? Ang pagbibigay po, ano yan eh, tulad ng sinasabi ko palagi, talent po yan. Hindi po yan nangyayari lang. Yan po ay pinapractice. At speaking of talent, lifestyle yan. Ang talent po, lifestyle. Lahat po ng kilala nating athlete, nung kilala na natin na basta yung mga talented na mga tao, lahat po sila, hindi yan, higit doon sa performance nila, mas mahirap yung ginagawa nila during practice. Ngayon po, kung gusto nating i-bless tayo ni Lord talaga, then kailangan natin matutunan na magbigay. Hindi, pero yun nga po, kasama doon sa pag-aaral na magbigay, actually dahil nga speaking of talent, may tamang paraan din ng pagbibigay. Marami po akong kakilala na magpagbigay na bandang huli, hindi naman sila business. Kasi nagbibigay din naman sila sa maling lugar na pagbibigyan. May kakilala ako, napakagalante niya doon sa tao. Kaso yung tao na yun, batugan. Yung tao na yun, mabisyo. So, in the end, yung kaibigan ko na yun, kahit siya mismo, nasalat din siya sa finances. Ngayon, meron naman tao na nagbibigay doon sa tamang venue na talagang binibless ni Lord. Kaya nga po, kapag iisipin natin, kapag yung may nakikita tayong ibang tao na binibless ni Lord, tapos nakikita natin may pangit na lifestyle naman siya. Kumbaga, hindi naman to active gaano sa church. Hindi ba natin naiisip na baka kasi mapagbigay siya? At dun sa mga binibigyan niya, dahil nga sa dami ng binibigyan niya, ay may tinatamaan siya magagandang venue sa binibigyan niya. Kaya binibless siya ni Lord. For example, almost lahat ng mga financial guru na makikita natin, ang tingin natin lagi sa kanila, mga sakim sa pera. Pero kung babasahin po natin yung mga libro nila, ang common palagi sa kanila ay yung ini-encourage sila yung tao na matutong magbigay. Kasi nga, yan yung principle nila na sinasabi nila na the more you give, the more na maraming opportunity na magbibigay sa magkakaroon ka sa buhay mo. Ayan po. Yan ay something na hindi na kailangan i-explain ng science. Dahil hindi naman ma-explain ng science yan. Pero ito po ay something na kailangan nating i-take as the word of God as it is, Lord. Na magbigay tayo, then time will come na lahat po yon ay hindi naman po maikli ang kamay ng Diyos na ipapakita niya sa atin kung bakit na ibibless niya tayo dahil sa ating pagbibigay. Ngayon po sa church natin, challenge po, pwedeng hindi maganda yung sitwasyon ng bawat isa. Meron sa atin, siguro, probably na hindi maganda sitwasyon, nagkasakit yung pamilya, na-layoff sa trabaho, nabawasan ng yung compensation niya, whatever it is. Pero just sa kakaunti meron ka niyan ngayon, kapag hindi mo i-exercise yung giving, kahit na-bless ka pa rin ni Lord, hindi mo rin gagawin yan. At hindi mo kayang pekein yung sarili mo. Ikaw at ikaw din, alam mo yan pag umarap ka sa salamin kung totoo bang giver ka o hindi. Ayun po. So maging faithful giver po tayo lahat and see yung justification of the Lord sa panahon na darating. Ayun po. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Kuya Jeff. But before the prayer, Kuya Jeff, meron tayong offering song, offering presentation. Apo. I-share ko po muna yung screen ko. Ay, nakashare na pala yung screen. i-on ko na lang yung... ano.
doon lamang ako sa libong buhay. Hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibinigay. Gayon pa man sa akin naging isang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka. Jeff, pray po tayo. Apo, amen po. Let's pray. Lord, we are asking forgiveness, Lord, sa aming mga kasalanan, first and foremost, and lahat ang nagkasala sa aming ito ng kapatid. Panginoon, maraming salamat po na sa mensahe na rinig namin ngayon, Lord. As far as yung giving, Lord, na tulungan niyo po kami, Lord. Amen. At Holy Spirit, please push us to talagang i-take yung challenge, Lord, na magbigay. Kayo naman po ay hindi kayo tumatalikod sa inyong pangako po, Panginoon, sa amin. Sabi po sa inyong salita, he who reaps bountifully will also reap bountifully, Lord, and otherwise, Lord. And,
Panginoon, na help us to live, Lord, Lord, according dyan sa principle na yan. Truly, Lord, sa pag-alis naman namin sa mundong ito, wala naman kami dadahilin na kahit isa sa mga kayamanan namin dito sa lupa. So, help us, Lord, to be cheerful givers, Lord. So, that yun talaga yung kingdom niyo po, Panginoon, na magiging part kami, Panginoon, ng pag-usbong nito. We know, Lord, and I believe, Lord, kung hindi kami, may iba kayong natawagin, Lord. Pero given this chance, Lord, help us, Lord, na talaga i-take yung chance na ito, Lord, na makapag-participate kami, Lord, sa pag-advance na inyong kingdom sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Panginoon, ay bless niyo po yung bawat isa, Lord. Amen. Sa aming endeavor sa buhay, na yung mga plano po namin, i-guide niyo po kami so that tama yung ipaplano namin in the first place, Lord, sa aming buhay, Lord. And keep us humble, Lord, na once na unti-unti mag-materialize yung mga plano, Panginoon. At always, Lord, remind us na yung mga yun, Lord, yung blessings nyo and everything, Lord, we are doing will ultimately, Lord, be for the greater glory of your name. Keep us humble, keep us united as a church, bless our respective families, and let us be salt and light, Lord, sa aming kanya-kanyang family, Lord. Magandang testimony po kami, Panginoon, sa kanya-kanya namin family, Lord. Kayo po ang vindicate, Lord, sa lahat ng mga challenges na kakarapin ng J.R. King as a church, Lord. Blessing each and every one of us, and your name be glorified. In Jesus' name we pray, amen. 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 Praise the Lord. Salamat po, Kuya Jeff. Thank you. Salamat po sa exhortation. Welcome po. Bless you, and salamat sa prayer. Praise the Lord. So, brothers and sisters, daan lang po natin yung ating pong day-to-day service po from Saturday. Meron po tayong intercessory prayer. Monday po, Sunday, nandiyan naman po yung ating BEE Bible School. Nag-start na po kami ng sa Book of Romans. Nag-start na po kami nung last Sunday sa Book of Romans. And then Monday, andyan po yung ating Purple Book Bible Study. At Monday, Tuesday naman po, meron po tayong Couples Bible Study. Wednesday, meron po tayong Purple Book Bible Study, care of Ate Precy. And Thursday, yan yung preparation natin. And of course, Friday, ito na yung ating service, yung ating worship service na kasalukuyan, ginagawa po natin muna sa Zoom. That hopefully soon na makapag-start na po tayo sa ating physical gathering. And for other announcement, para po sa mga mother, po na nandiyan sa nandirito ngayon sa Zoom, meron pong actually na dapat noong last Friday ko to inano eh. Kaya lang ngayon ko lang kasi na-receive, matagal kasi siya dahil pinasadya pa po natin to. Meron pong gift ang church, ang J.R. King Church para po sa mga mothers po ng J.R. King, at ito po siya. Nakikita niyo ba? Hindi ata nakikita. hindi ko bubuksan para hindi niyo alam kung ano. Ano yan siya? Ayan, basta yan. Hindi ko sasabihin kung ano, but pero personalized ano yan, item. Gift po ng ating church para sa mga mother. So, sino yung mga mother na nandyan? So, sina Ate Susan, na Sister Charlotte, Ate Seidel, sino pa yung mga nakikita ko na nandito dito? Ate Ilian. Ate Ilian. Sino pa? Si Bro Manny, si Ate Helen, kung nandiyo dyan. Ako po, Pastor. Sino yun? Brother Sunny. Uy, Kuya Sunny! Kuya Sunny, hello! Hello! Kanina pa po ako, Pastor. Kanina pa nga yun, Pase. Ang pangalan mo si Jose. Akala ko si, ano ka, si Brad Jojo. Jose din kasi yung pangalan niya eh. Nakita ko nga po yung Jose, nakalagay-lagisip ako. Sino kaya? Tapos nakita ko Sunny Merin. Si Brad Sunny pala. Eh po, yung mga... Kuya Sunny. Hindi ka naman mother, father ka eh. Kaya antayin mo yung sa father eh. Lali na lang Mother's Day. Lali na lang Mother's Day. Wala pa Father's Day.
So ito yung para sa mga mother, and of course bibigay ko sa inyo yan kapag ano, kapag ka po nag nagkaroon ng pagkakataon na ma-meet ko kayo. Sa kasino pa po, nandito si Ate Seidel, Ate April, Ate Christina. Yan, basta yung mga mother po, no? Si Ate Charlotte. Oh, oh, nabanggit ko na si Ate Charlotte. Thank you po in advance. Si Ate Chris, soon to be. Oh, ayan, salamat po. Of course, si Pastor. Nasa iyo na nga. Nakuha mo na nga yun sa iyo eh. Hindi, wala po sa akin. Ayan. So, ayan po. Ibigay ko po sa inyo pag nakita-kita po tayo. And meron ding... basta, ayoko kasing i-preempt eh. So, ayan po. Praise the Lord. Salamat po sa inyo mga kapatid. Anong oras na ba? 12:18 na. So, ano na po tayo? Thanksgiving prayer po, Ate Kes. Amen. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa Lord, sa mga ginamit niyang tao, especially sa nag-talk po ngayong umaga. Ayan, tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Lord. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa guidance ng Holy Spirit, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, sa opportunity na binigay niyo po sa amin na makapakinig at mag-stay po sa aming mga puso't isipan yung mga words, Lord God, na tinuro niyo po sa amin. Lord, salamat po na tinutulungan niyo kami na mamuhay ayon, Lord God, sa iyong will. Mamuhay, Lord God, ayon sa kagustuhan mo para sa amin pong buhay. Thank you, Lord God, na nararanasan po namin yung hunger na mag-aral ng iyong salita. At salamat po, Lord God, sa oras na ito na kami po, Lord, ay sama-samang nakapag-fellowship. Kahit po ito po ay Zoom meeting, nararamdaman po namin, Lord God, yung iyong pagmamahal at yung care ng bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-bless sa aming mga pamilya, nasa Pilipinas man sila o nandito, Lord God, sa ibang parte ng mundo. Thank you, Lord God, sa provision at sa wisdom and knowledge and guidance. At higit sa lahat, Lord, salamat sa love na ibinibigay niyo po sa amin. Maging, Lord, sa oras na ito, sa pagsamantala po namin paghiwahiwalay, kayo nga pa rin po, Lord God, ang magbalik sa amin, Lord, sa darating na Friday na makapag-in po kami, Lord God, dito sa online service. And we thank you, Lord God, in advance na kami po, Lord, ay makakapag-gathering soon. Salamat po, Panginoon, sa mga member ng JR King na nandito, Lord. Nawa po ay kayo po yung mag-bind sa amin ng iyong pagmamahal. Salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Ate Kes. Thank you po. Apo, welcome po. God bless. And nakalimutan ko si Ate Rowena. Ate Rowena, meron ka din pong, because you're also mother, meron ka rin pong gift. And Kuya Sunny, yes. Yeah. Dahil nandirito ka, nakasama ka namin, ako'y natuwa, meron ka din. Praise the Lord. Baka Mother's Day po yun. Pahala po. Mother's Day na lang. Hindi. Iba yung para sa'yo. Thank you po, Pas. Ganito din. Pero iba. Okay na po. Okay na po yung sa akin na naalala niyo ako. Praise the Lord. Okay, thank you po. Salamat po. God bless po. God bless. Ayan. So, salamat po, Ate Kes, again for praying. And ako po ay natutuwa at nagagalak. Salamat din po sa salita ng Diyos na ating narinib. Truly, nag-a-flip po yan. Nag-encourage po ng ating faith. E magpatuloy po tayo sa Lord at tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord. We thank you for this wonderful, wonderful day. Truly, Lord, this is the day that you have made for each and every one of us. Salamat po, Diyos. At salamat po sa mga ginamit mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we have already thank you, Lord God, through the prayer of Ate Kes. And now, let me just remember, Lord, those sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan, Lord, ng healing. We pray, Lord, for Ate Jean, who is in the hospital right now, although as per latest
information from her na mabuti na yung kanyang kalagayan and nag-i-improve na gumagaling na siya. At hopefully soon makauwi na rin siya, makabalik na siya sa kanyang bahay, makapagpatuloy magpahinga. We also continue to pray for her kidney disease. Gayun din po sa aming kapatid na si Kuya Rain. We also pray for the healing para sa kanyang kidney disease. Gayun din po ang aming kapatid na si Ate Cheng. We pray for her stage 3 leukemia na gumaling po siya dyan. And praise the Lord because we are amazed that sinasagot ng Lord yung ating mga panalangin through faith. Kaya po manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Lord. Gaya po ni Ate Cheng na according to the latest information from her is patuloy na nag-i-improve siya. Gumaganda yung kanyang kalusugan. And sa lahat ng mga kapatiran po Lord namin sa JR King na meron pong mga pangangailangan na kagalingan Lord. Maring hindi ko man sila maalala or mabanggit lahat but you know them Lord, you know them. Lord, dalangin po namin ang kagalingan sa kanila. Maraming salamat. Lord, hayaan mo po Panginoon na yung declaration po ng iyong mga salita ay siya pong tumimo sa amin at siya pong Panginoon ma-receive po namin sa tanghali pong ito. Panginoon, as I speak thy word, as I declare thy word, let this be a reality, let there be a manifestation sa buhay po ng aking mga kapatid. Church, tanggapin po natin ang pagpapala po nagmumula sa ating Diyos na buhay. Ang sabi ng Diyos, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Naway pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinirang. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya at pag-aari Niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen and amen. Praise be to God. Hallelujah. Amen po. God bless po sa inyo, mga kapatid. God bless. Bye everyone. Bye. That, so I'm not that good. Glory to God. You sing glory parang, to God. Glory parang to God. Hindi pa tayo buhay pareho noon, Ate Hana. Glory to God. Not like that. No, Rachel. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Yes, Annie. That's well. Bye-bye. Bye-bye. Nasa Doha. Para maibigay ko sa yung ano mo. Thank you, Rachel. Sana po, bago ako makauwi. Bakit? Kailan nang uwi? Brad Glenn! Malapit na po. Ano yung bakasyon? Hindi po. Pupurgod na po ako. Ah. Eh, dapat ma... Sabihin mo kung kailan. Message mo na lang sa akin para maibigay ko sa'yo. Ah, sige po. Si Hana, musta? Okay.